Mayong mayong gabi. Nanapudroy debate nga may tabo. Maura gyapon na to ang debater karon. Walay puas na ilang paglinang tugi ay. Walay magdaog, walay magdaog. Walay magdaog ang ilang tugi. Ato ano yung referehan lang nato ni sila. Please ko dia like and share. Sana akaroon naglantaw sa to ang live. Good evening everyone, especially sa inyo brother, happy watching here in Malaysia. Okay, shout out dia kay bro Jan De Romo nga naa sa Malaysia nag apunduhan karon. No, layo-layo jening atong sa kay suon pero kena magkita ang gyapon tungod aning teknolohiya. Okay, padayon ta paghisgot. Mayong gabi sa atuang tanan diha. So mientras nagpaabot ta nilang bro Jay Carlo. So maghinay-hinay tag sit up sa atuang unsa ni gamit diari. So mayong gabi ini mo dia bro koan. Bro Jan De Romo. Oy, nanatay turo ka. Bro, schedule nami ni Jojo Tigilo. Naa na to sa imong messenger kung gi-forward ang topic. Mao lagi bro og ang schedule lagi niya. Oy, klaro siya nga. Rim Moridas. Good PM bro Leonard. Wala pa nagsugod. Oh, bagora jud kayo, bagora ta nga ga-live, bagora. Wala pa magsugod. So waiting pa sa ato mga debaters is DA. So pareho like and share ninyo dia sa mga nagsuporta sa inyo nga kauban. Okay. So daghang salamat sa pag like and share. Ato ang suportahan ang inyong suportahe ang inyong mga kauban nga si Bro Jay Carlo Badinas. Dayon si bro suportahin ninyo si bro Jay Carlo Badinas ug sa Baptist pod nga supporter diha para adaghan nga makakita sa kamatuoran nga ilang hisgutan ron ang mato ang about the iron is true church ang topic true church. Okay. Good bro Jan De Romo, shout out bro Mirabilis, shout out niyo diha, ako asang i-share karyot niha. Hello. Klaro ra ba ato ang tingog diha? Klaro og tin-aw ra ba? Loud and clear. So, mientras nagpaabot sa atong debaters, ako ang ipang-share o sa aning Bro Jojo Tigilo, nas Bro Jojo Tigilo hitabo gini silang Bro Jan De Romo magkasinabot ginirog insaktoron nawa ra gini hitabo ani nila mag-abot na gini sila madugay. Huh. Salamat, daghang salamat sa subaybay nato diha.
maayong send ko ha. Ayong gabi bro Jojo Tigilo. Maayong kumusta? Bro, ang nyo ako nung gabi ni mo da. Ang nyo ako nung sabot bro. Pag-o malagi dito ang tahal. Nyo ako nung sabot ni bro dyan bro mo. Oh, nani. Oh, padayon. Oh, anos aman ninyong final nga decision. Karon. Ah, binuang na aman no. Siya may lang, bro. Nasa lang bro Jay Carlo. Siya ay apir. Ah, pero oh, sige, schedule na lang na, schedule. Sige. Ugma. Unsa man ganahan mo sa iyo ang alas 6? Oo, pero ang tema na mo ha, pamatud-an niya ang adlaw ng ipapahulay alang sa Kristiyano. Okay, mo. Kadungog baka ato bro diyan diro mo. Tinaw kayo nga pagka sulti ni bro. Jo. So auto iya hanga ganahan nga tema bro. Chatis si James. Okay, nana. Wait lang ko. Sige bro, para ugma bo. Bro, alas 7 o alas 6. Alas 5 rin dito ugma. Sugod ka, alas 5. O alas 6, anak dia. Oh, yung tayo rin ugma. O, oh, mauna to, dayon. Itag lang dia bro. Ana, pamatudan ko, kang ana, apir man, matib man si Romo, pamatudan ko ang adlong ipapahulay alang sa Kristiyano. Mauna yung tima. Sige. Eh, adik na nga to nga si Bro, si Bro James, nandito na. Kaming na po si Bro James. Okay. Sige bro, musulod lang ko balik ko niya bro. Kaya naman kayo lang, naman kayo lang magtima. Ugma, fix na na ah. Oo, oh, ugma. Ah, so, sige, fix na ugma. Okay, para dua ka team, dua ka one, di ba nga mahitabo ugma, dua. Oh, sige. Ibalay ug lang kong tag kang Romo nga siya ay mubarog nga ang adlaw ang ipapahulay alang sa Kristiyano. Iyahang barugan. Ako maoy musupak. Sige. Dagan salamat. Sige, dagan po. Salamat bro. Kana, iabot din mo, ana. Okay, connection field man si bro James. Subukan natin ulit bro James. Ugma sa hapon ang topic ko matud-an kanang tao apil ang mga Kristiyano. Kanang tao jud ko no dili lang kay Kristiyano. Pag sabot lagi mo kay mao lagi ni hitabo lagi. So. Magandang gabi diyan kasi Tagalog ang ano natin ngayon. So adding pa po si bro James, i-add ko din mamaya pag nakapasok na si bro James. So i-solve muna natin ito si bro James bago natin mapapasokin si bro Giancarlo. Pero pwede naman natin papasokin si bro Giancarlo kahit wala pa si bro James. So may na ano na, may sample na kanina na nakapasok. So na to. Okay. So bro, hindi ka pa rin makapasok, bro. James, di ko alam kung ano nangyari, bro. Subukan na to si bro Giancarlo. Okay. Please like and share po dyan sa mga ano po natin. Nagsubay-subay. Couldn't adjust this person wasn't able to join because of physical issues. Bro, Giancarlo, i-out paliwag mong live. Dung balik blantaw. Balik blantaw sa ato ang live. Paliwag usap. Share na to. Share ninyo din sa ato ang live. May na lang inyo ang mga supporters diya makabalo nga naa day karon si bro James diri nga page makakita sa inyo hang nadula og sa bro Giancarlo palihog like and share bro Giancarlo og sa ban pa natong naglantaw diha ako na kay nagtabang sa inyong mga pagtusa uban okay iad nato si bro Giancarlo alertness bro Giancarlo ading na dili padas ganihan na nakabutang okay. So, sa topic na po nila bro, Dennis Salaja, about na po ni sa kuan bro, kaning Pro Church, kinsa lagi ang kamatuoran, tinuod na
Iglesia. So, mo ni tima. Unsa kani final pa dugo ni Ron nila ang tima, bro. About ani nga kwan kay kwanta man to kan guide. Amat. Oh, shout out from Cagayan de Oro City, brother. Hey, ni si bro di sa Ladya, may gabi, bro. Hello, hello, bro. Hello, bro. Oh, may gabi, bro. Oy. Bro, Leomar. Ay, may gabi. Leomar. Hello, hello. May gabi, bro. Onya, nipal. Wait sa bro, ha? Nisood na si James. Wala. Wait sa bro, kay nibalhin kog lugar, bro, kay pista magud sa moa. Ha? Balhin ko sa balhin kog lugar para dili saba pa. Taon de kay ha, de mga kwan, bro. Wala pa si Brother wala James. Wala pa, wala pa. Oh. Ang giulat di Brother James. Balhin sa kog lugar, bro. Balhin sa kog lugar kay saba dire kay pista magud sa moa. Lima. Dito na naman. Rusan ba yun? Bro, ganda nga po ito, Leo, ma. Itlang gabi din, bro. Bro, saan ba i-click yung camera na reverse, bro? Saan ba dito? Paano ba ito sa yun? Nasa ano, bro? Nandito sa itaas, sa gilid. Itaas. Nasa ano, sa... Nana si Brother James? Nana? Nana, nana. Nana si Brother James? Oh, nana. Hindi mo magkita, bro, James. Sa gilid pa. Eh? Paano ba ito? Liog like and share ninyo diyan para dili. Hello, bro. Ah, ito na, kita ko. Kita ko na, okay na. Okay. Share na lang ko. Wala ton sa nato si Bro G. Carlo. Hintayin muna natin si Bro G. Carlo. G. Carlo kasi nawala yung lumipat din si Bro G. Carlo ng ibang ano? Alam mo ba to si Bro Dennis? Bro Dennis, baka ano, supporter mo ba to? Eh, Baptist din ba to si Bro Dennis sa Ladya? Or baka iba lang tong... Kasama namin. Kasama ko. Ah, okay. Yan yeah, pala. Kabrad ko po. Ano mo? Okay, okay. Pati Bro G. Carlo. Ah, okay lang. Ay, wala kasi ano. Okay. Nasigurong may doon. So... wag mang shout out muna datin sa mga viewers natin diyan. Dito si Bro Jan de Romo, Ray Moridas at oh, at iba pa hindi nag-comment yung iba dito. May 11 viewers po pala tayo ngayong gabi. So mami pa to mamaya kasi may nag-like and share pa diyan. So para sa mga support sa kanila mga brand nila. Baka pwede kami till 7, till 7 lang po. Okay, nakarap na. Nakarap, parang ibot. Okay. Nahina ano, ang nahina ang signal ni Bro James din. Okay. Yan, okay na. Ano na, ka-copy. Anong connection mo dyan, Bro James? Data? Data rin, data? Data lang. Ano ba? Marinig ba? May karat, bro. May karat, bro, James. Sa'yo siguro yan. Sa'yo, sa'yo. Okay na. Okay na. Ano pa rin? Meron pa rin, bro, James. Meron pa? Meron pa rin. Meron pa rin karat. Umuulan dyan, ayan. Bro, James. Meron pa rin, meron. Pero rin hello.
Oh, meron James, bro James. Meron, meron. Ayan. Sound check. Meron pa rin? Meron. Ano ba yung dahilan? Pero nalilitok naman, nalilitok yung ano ko na naman. Back sa ano? Yung syllables. Mahina rin ang signal mo bro James, mahina ang signal at may ano, parat kara, may ano, maingay. Meron pa, sabi ng mga viewers mo, ng mga supporters mo. Yan. Ano pa rin? Klaro na to. Okay lang ang ano boses ni Bro James pero may ano may problema yung ano kanya. Baka eh okay. Sige. Baka pwede kami bro ha ano 15 minutes ay 10 minutes 7 lang. 10-7 lang. Oh, parang 10-7. Oh, tapos 5 minutes conclusion. Hindi ka do pwede. Moderator, pasibantay sa side comments. Okay. O nga, yung mga side comments natin na iwasan natin, ano lang. Okay lang yung ano mga comments na kahit mayabang kayo sa comments nyo, pero wag lang yun sana yung ano mga personal comments, no? Yung mga pamamersonal na po. Yan po ang hindi natin i-allow, ha? Okay. Kaya, warningan natin yung mga, ano, malakas mag-side comments dyan kasi kahit si Bro J. Carlo yung ano, ina-attack nyo, basta nag-side comment kayo kahit sino sa kanila ang ina-attack nyo, no? Ano, dapat i-warning talaga natin to para maiwasan natin yung ano eh, kasi parang wala nang pagkakaiba yung flip-top at debate, no? Kung ganito ang nangyayari, pag allowed natin yung mga personal, eh mas worse pa to sa ano, flip-top kasi mabuti pa sa flip-top, eh, joke lang yung sa kanila, pero pag dito, parang totoo na po, parang, ano, prandahag talaga yung pagsasabing, bubo ka, yung ganyan. Huh? Eh, wala nang, ano, wala nang pagkakaiba sa flip-top. Sa flip-top, mabuti din, eh, kasi hindi yun talaga, ano, prandahag. So, kaya nga, sana, ano, maintindihan natin na dapat, ano, i-dalhin natin yung pagiging reliyoso natin dito. Okay, Bro James, while waiting po, ano na lang po, baka may shoutout ka dyan, bro. Oh, sige, bro. Shoutout ko lang si Brother Schenker, and then, yung ka-Ubi, yung Brother Dennis Alagia, at yung sa kaibigan, tapos yung Lord, na Brother Pumbias, saka sa mga ibang mga kapapakot ko dyan, mga sumusuporta sa akin, nalangin para sa debate na ito. Sila Andy, sila Brother Alex, yan. Pastor Rean, yan, makapapanood po sila niyan. Pakishare na lang sa ating page po para makaano natin, ma-live natin sa page. So, another topic po ito, no? Yung nakaraan, kahapon sinulog po yon. Ngayon ay projects na po kami. Yung paksa namin. So, shoutout po sa mga noon. Yan. So, stay lang kayo dyan. Matuto at
maging kalmado sa aking debate. Okay. Dito na po si Bro Jay Carlo, Bro Jay. So, pasensya kayo bro, pasensya kayo kay ni blin ko glaing lugar kay saba man amo kay pista mangod. Sige sige, wala problema bro Jay. May na nga ma plus star ang kuan lugar. Okay. So, hindi pa tayo magtagal. Punta na tayo sa ano. Pagbabasa. Basahin muna natin yung roles. Okay, bago tayo mag-opening prayer, basahin natin yung roles ulit. Okay, like and share naman dyan. Okay. Okay, number one po. Respeto dapat ang moderator. Number so, pag sabi ng moderator sign, dapat tahimik ang lahat. Number 3, dapat hindi kayo hindi kayo lumabas sa tema, ha? Number 4, sagutin una yung categorical bago explain. So, number 5, bawal kayo mag-object, ha? Basta masagot na yung categorical. So, bawal po mag-object. So, number 6, kung habulin sa kanyang tanong o pahayag, karapatan niyang sumagot. So, number 7, sa loob ng dalawa at tatlong tanong, pag hindi kayo magkasanayon, ay next question tayo para hindi po tayo matagalan. Number 8, pwede tayo sasagot ng boss basta i-depensa yung dalawa. So, number 9, moderator ay may karapatan na magdesisyon kung counted ba ang tanong o kung hindi. So, number 10, anytime pwede tayo mo-object. So, yun ha. Sinabi na natin dito sa rules number 6 na kung habulin sa iyong pahayag o sa iyong sagot ay karapatan mo talagang sumagot kahit malayo na kayo sa tema, no? Kahit malayo na kayo sa tema, basta inabol ka lang sa iyong sagot ay karapatan mo talagang sumagot dyan. Okay, yan po. Hindi na po tayo magtagal. Ano Mr. Moderator? Mr. Moderator, isuwat o sa ang iyang tema, Mr. Moderator, ni Brother Jim, isuwat o sa? Ikaw yung affirmative, bro. Yung ano yung tema mo? Yung tema namin, bro. True church kami. Kung sino sa amin ang totoong church, yun ang ano. Ah, so, hindi ko kami yung affirma. Double affirmation to. Okay. Oh, mag-affirm siya, mag-affirm ako, magpapamali siya, magpapamali ako. So, ang okay namin, duwala. Isuwat niya, bro. Isuwat niya, bro. Oh, true church. Isuwat niya, true church. Mao ang Baptist. Oh, true church. Mao ang Baptist. Hindi ganun. True church, Catholic ba or Baptist? Oh, lagi. Ika may affirmative, bro. Isuwat, ipasuwat na to sa moderator. Kaya ika may affirmative, bro. Ako pa may negative, bro. Oh. Di ba ang usapan natin? Di ba ang usapan natin sa chat? Pamatud-an nimo ang RCC, pamalian nimo ang Baptist. Ako po, patunayan ko ang Baptist, pamalian ko ang RCC. Dual affirmation. So, okay. True church, Baptist. Okay, ka nang. True church, Baptist, Baptist, Catholic. Oo, bro. Okay, yan. Sige. So, true church. Tuwati ha, ang true church, Baptist ba o Catholic? Baptist Church ba o Roman Catholic Church? Sa pa, Mr. Moderator, duha mo affirmative ani? Oh, anak. Duha. Oo, okay. Duha la permission. Duha mo. Tapos. So, why mo negative ani? Walay negative na mong duha, puros may affirmative. Negative din ako. Pamamalian ko eh. Oo, pamalian mo sa yung tanong. Pagtatanong mo, bro, J. Carlo, sa pagtanong mo. Doon mo po, ano, tirain. So, sige lang. Okay. Baptist, Church. Baptist, True Church, or Roman Catholic Church? At True Church, Baptist ba, or Roman Catholic Church? Yan po. Okay na? Opo. Okay. So, ano po yung, ano, sa ano po, 10 minutes lang po ang pahayag, tapos 7 minutes ang cross-examine, yun po ba? Opo, 10-7 lang para mabilis.
Oh, sige lang, kana lang. Two rounds. Okay, two rounds. Standard tayo. So, punta na tayo sa ano? Ah, opening prayer po. Ang mag-una ngayon ay, si Bro James. Kaya, ikaw po ang mag-opening prayer, Bro James. Bigay ko sa'yo, Bro James. Bro, ano na lang, moderator, pwede ba ikaw hilingin ko mag-opening para neutral tayo? Ikaw na lang. Okay. Pwede. Okay. So, dito po tayo. Manalangin po tayo. Okay. Kani mo man, dalagyan ka sa ligat tapusan, dapat sa kagabiyon, kami ang pasalamat mo mo, unta karoon sa programa nga tinaw alang sa mga naminaw, ang mga pulong o pamahayag nga mong mabati roon po sa kining tanan, pasalamatan di alamang mong nagbuhat ng langit o yuta. Hallelujah. Amen. Okay. Okay, hindi po tayo magtagal. 10 minutes po ang pahayag po galing sa Baptist. Okay. Bro, ready na ba bro? Bro, Jay Carlo, ready na ba bro? Opo. Okay po. Okay. Alright bro, din. Sige. Okay, salamat po ng marami. Una sa lahat, binabati ko po ang lahat dito sa platform. Ating moderator, si Brother Leomar, si Brother Jay Carlo ng Catholic. Ang mga nanonood po dyan, ang mga kakristyanuhan at mga hindi po kristyano. Maring may mga naligaw dito na manonood, na maaring atheist o Muslim, kung ganitan natin sila. Sa oras nito, ang paksa namin ay alin ang tunay na iglesia, Roman Catholic Church ba o Baptist Church. Ako naman ititindig sa Baptist Church. Ang akin pong mga unang ilalatag siguro ay mag-uumpisa ako sa mga marka lang. Marka na turo namin ng Baptist Church na nasa Biblia, no? Nasa Biblia at the same time paniwala ng mga unang Kristiyano. Mag-umpisa ako doon sa salitang yung paniniwala namin na faith alone, no? Yung faith alone. Ang faith alone po ay isa sa mga marka ng Baptist Church, which is makikita natin sa Biblia. Ito ang sinasabi ng IGLESIA 5:11 ng Living Bible. Sabi dito sa Galatia 5:11, Living Bible, some people even say that I myself am preaching that circumcision and Jewish laws are necessary to the plan of salvation. Well, if I preach that, I would be persecuted no more. For that message doesn't offend anyone. The fact that I am still being persecuted proves that I am still preaching the salvation through faith in the cross of Christ alone. Through faith in the cross of Christ alone. Dagdagan natin ang talata, Romans 4:12, Living Bible. And Abraham is also the spiritual father of those Jews who have been circumcised. They can see from his example that it is not the ceremony that saves them. For Abraham found favor with God by faith alone. Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. Ayan, no? At ang faith alone ay paniwala ng mga unang Kristiyano. At ito po ang sulat sa isa sa mga early anti-Nicene Christian fathers. Unahin siguro natin dito sa yung sulat ko ni Polycarp of Smyrna, disciple ni John. Sa kanyang sulat po, sa The Epistle of Polycarp to Philippians, chapter 1. Ang sabi niya dito, sa Greek ay in polio epitomosin es eltin eudotes epicharti este sisominoi ok ex ergon ala telemati tiu diariso Christo, that you are saved not by works or labor but by God for Jesus Christ. Anong paniwala ni Polycarp? Hindi daw tayo naligtas sa mga gawa, kundi kay Kristo lang. Sa faith lang, pananampalataya, by Christ. Ngayon, pangalawang marka na paniniwala ng Baptist na nasa Biblia at paniwala ng mga unang Kristiyano ay ang
Bible alone or scripture alone. Ang scripture alone ay makikita natin sa Biblia dito po sa Unang Korinto 4:6 expanded Bible. Ang sabi dito sa expanded Bible ng Unang Korinto 4:6, brothers and sisters, I have used Apollos and I and myself as examples so you could learn through us the meaning of the saying, follow only, do not go beyond what is written in the scriptures. Follow only what is written in the scriptures. Ayan po nakalagay sa expanded Bible. At maging sa Catholic Bible po, sa New Catholic Bible, 1 Corinthians 4:6, nakalagay dyan, do not go beyond what has been written. Huwag humigit sa mga nasusulat. Kung ano yung nasusulat doon lang, pag humigit ka according sa Catholic Bible, ay hindi na yun. Tama. Ngayon, ito ba'y paniwala ng mga unang Kristiyano? Opo. Sa sulat po ni Tertullian na isang apologista ng Kristiyanuhan, no, na hindi po, ito po'y nakalagay sa kanyang original na tekstong sulat. Sa kanyang sulat po sa Prescriptione Hereticum, dito po sa chapter XIX or 19. Naka ba? XIX? Nakalagay dito. Roman numeral. Sabi dito sa kanyang sulat na ito, sa prescription ni Hereticum, Ordo rerum desse derobat iliod praus proponi quod nun solum disputandum est qua fiua qua flun Christiani. Tapos sabi niya, scripturarum, sabi niya, nam esti noon ita yuderet con lasio scripturarum quod nun solum disputandum est scripturarum solum. Binanggit niya yung katagang scripturarum sa original Latin pati yung solum. Ang translation nito sa English, ang sabi dito, for although the comparison of the scriptures, the order of things desired that the order of things would first be proven or proposed, which is now only to be discussed or debated. So ang sabi niya, ang scriptures lang daw ang only na i-discuss. Yun lang daw yung i-discuss, yun lang daw yung patutunayan. Scripturarum solum. Diyan po nanggaling yung sola scriptura sa sulat ni Tertullian. Yan po. Dalawang marka po yan, no? Na nagpapatunay ang Baptist Church ay connected talaga sa First Christianity. Pangalawa ay yung pangatlo, which is yung isa sa mga matibay din, ay yung si Kristo ang head ng church ng sa, si Kristo ang head ng church. Ang sabi dito sa Colossians 1, dito sa 15, the church is like Christ's body and he is its head. So kami po, wala po kaming tao po na pangkalahatang tao sa buong mundo na nakasentro sa isang lugar. Wala po kaming ganun. Ang head po namin si Kristo, although iba-iba po ang aming lokal. May mga ibang baptis sa ibang lokal, pero isa lang pong ulo namin, si Kristo lang. Hindi po kami sakop ng isang hierarchy na siya yung namamahala sa buong pangkalahat ng ka-iglesia. Ano, babanggitin ko na siguro itong Roman Catholic. Kasi ang Roman Catholic po, according sa dictionary, ay under ng Pope. Sabi dito sa Thesaurus Dictionary of Merriam-Webster na Roman Catholic. Roman Catholic, noun and adjective, of relating to or being a Christian church, having a hierarchy of priests and bishops under the Pope. Pero yung Roman Catholic daw ay under the Pope. So yung Pope po ang ulo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po ay mapapatutunayan sa kanila pong Catechism of the Roman Catholic Church, na kung saan ay ang Pope ay sinasabing ulo ng kanilang iglesia dito po sa Roman Catholic Catechism sa number 883, no? 883 ng Catechism ng Katoliko. The college or body of bishops has no authority unless united with the Roman Pontiff or Pope Peter's successor as its head.
So sino do yung ulo ng iglesia, simbahan ng Katoliko? Ang Papa. Sa Catholic Catechism 881, ang sabi dito, the office of binding and loosing which was given to Peter was also assigned to the College of Apostles, united to its head, this pastoral office of Peter, under the primacy of the Pope. Sino daw po ang head ng Catholic? Ang Pope, sinasabi dito. The Roman, 891 ang katekismo. The Roman Pontiff, head of the College of Bishop. Siya po yung head and pastor and teacher of the whole church. Sabi sa 890 po ng katekismo. Ito po ay labag sa Biblia, no? Masasabi ko pong labag to sa Biblia kasi unang-una, sa Colossus 1.15, ang head po si Kristo. Si Kristo ang head, hindi po ang Roman Pope na binaboto ng cardinals sa College of Cardinals, according dito sa katekismo nila. Ulitin ko po, basahin ko po ulit ang Colossus 1.15, AC English Bible. The church is like Christ's body, and he is its head. Sinundo po yung ulo? Kristo, hindi po ang Papa sa Roma. Wala po tayong mababasa sa Biblia, kahit po Greek sa Bible original na ang Roman Pope na binuboto ng kardinal ay ulo ng iglesia. Wala po. Kaya ito po ay magpapatunay na talaga ang Baptist Church ay connected sa true Christianity at ito bunga po ng pagkatatag ng Kristo. Okay. 7 minutes, truth examine. Bro, Leomar, bro, Leomar. Hi, bro. Bro Jay. Bro Leomar, sa dili pa ko mangutana na ba, doon ako'y concerned ba? Kasi mo na magdahunog? Na may magdahunog? Kay Bro James na, kay Bro James. Bro James. Okay. Sige. Ready na akong time niya, Bro Leomar. Oh, naka-ready na, 7 minutes. Okay, ready na ba, Bro James? Okay. Okay, unang pangutan na una sa tanan, maayong gabi, Brother James, o sa atong moderator, maayong gabi. Unang pangutan na, Brother James, no? Kay ang atong tema, True Churchman, no? Baptist ba o Roman Catholic Church ba? Ang atong pangutan na una ni mo, Brother James, mouyon ka ba? Kung dili si Kristo mo'y mamulong ni Ana, dili na siya matuod nga simbahan. Mouyon ka ba ni Ana? Kung dili si Kristo mo'y mamulong, dili na siya matuod nga simbahan. Mouyon o musupak? Tubag. Oo, mouyon ko kapag hindi si Kristo ang nagtatag at ang iglesia na iyan ay tinawag lang, halimbawa, tinawag lang sa Roma na maging united or ecumenism, hindi kay Kristo yun. No? Kaya agree po tayo dyan, ano? Na ang only foundation po ay nasa Jerusalem, nasa Israel, no? The only foundation is in Palestine, Israel, no? Hindi po sa Roma ang only foundation. Ang only foundation po ng simbahan ng Antichrist ay ang Israel, which is si Kristo doon. Pag hindi po doon, pag meron pong iglesia na may turo na ang only foundation nila ay sa Roma, automatically hindi po 'yon ang tinatag ni Kristo. Okay, sunod pangutan na, kay ni Uyon Mangka. Mana ka, bro? Ako na po. Kay ni Uyon Mangka, basta dili si Kristo mo'y mamulong, dili na siya matuod na simbahan. Karon ang pangutana, kay matuod Mangka ha nga simbahan ang Baptist, ang pangutana, naa ka ba'y mabasa litra por litra sa Biblia nga nagtukod namulong si Kristo nga tukuron ko ang Baptist Church litra por litra? Duna ka ba'y mabasa ni ana nga ningon si Kristo tukuron ko ang Baptist Church? Duna o wala? Yes or no? Categorical. Meron. Basahin ko sa Bible na Greek. Meron ha? Oo. Sabi ko, oo, meron. Categorical yun. Sasagot ako, babakapan ko ng patunay. Sa original Greek New Testament, Textus Receptus, o di kaya yung Catholic Greek, Textus Vaticanus. Sabi dito sa Mark 16:16, O pestesas kai baptis hei sotesetai. O di epestesas katakritisitai. So nabanggit ni Kristo yung baptis hei sotesetai. Siya mismo namulong si Kristo na isa yan sa kanyang binanggit at sotesetai, hindi mapapahama. O, namulong ha? Si Kristo nagsabi niyan, hindi si Constantine, hindi si
o Gregory ang namulong niya. Si Cristo yan. Sunod pangutana, kay matod pa nimo namulong si Cristo. Naabay gilitok si Cristo diha og Baptist Church litra por litra tubag. Naabay mabasa diha may namulong si Cristo Baptist Church naa o wala tubag. Naa, namulong si Cristo na Baptist Church naa kasi ingon sa din eh, sabi niya dito meron na nagsalita siya ng Baptist. Sabi niya o pestesas, ito ay Greek ha, Greek New Testament. O pestesas Baptist he isute sitay. Maliligtas. Ano yung iglesia na kanyang itinatag? Maliligtas yun. I will build my church and the gates of hell shall not prevail. So, ang iglesia hindi mapapahamak, maliligtas. Baptist he is utesitay. Ang iglesia ang kanyang tinatag na maliligtas, hindi mapapahamak sa impyerno or sa hadis. Yun yung ganyan tinatag na iglesia. At Baptist he is law yun, sabi. Okay, sunod pang utana, diha sa Marcos 16. Nagtukod ba si Kristo diag Baptist Church? Naabay mabasa nga nagtukod siya Baptist Church? Naa o wala? O nagtukod na siya, diha, naa na, diha. Nagtukod na siya, kay dili man na niya, hindi na niya babanggitin kung hindi niya tinukod yan. The fact na binanggit niya yan, tinukod niya yan. Kasi ang sabi niya, Baptist he is sotesitay. Hindi mapapahama kundi maliligtas. Ano bang iglesia ang kanya tinatag? I will build my church. Balik kayo sa Matthew. I will build my church in the gates of hell shall not prevail against it. Hindi makakadagang impyerno. Sa mga katulad ng iglesia ito, maliligtas. Ano daw ang Baptist? Baptist he is sotesitay. Maliligtas shall be saved. Sotesitay kasi yung shall be saved. Is agree. Tapos Baptist he is yung naunang salita niya dito sa Mark 16:16 sa New Testament na Greek. Maski sa Catholic Greek po ng Vaticanus, ganun po nakalagay Baptist Jesus po. So, ayan po. Sundan tika ha, sa Marcos, Marcos 16:15. Ha? Dinhi, gisgutan dinhi, giingon diri sa Marcos 16:15, nag-ingon dinhi, ako masaho na, nag-ingon dinhi, ha? Sa ispo, na, di po kinsa. Siya, nagatuo. 15-15. Oh, Marcos, 16-16. Oo, oh, sige. Oh, dira. Siya nga nagatuo o gibautismuhan maluwas. Asa man rin mabasa Baptist Church? Asa man mabasa din ito ba? Yan, nabasa na dyan yung pabautismuhan at maliligtas. Sa Greek ka, pagka binasa mo sa original na salita ng Diyos, sa Greek. Objection. Sabi ko, meron. Objection. Eh. Mr. Moderator, objection. Okay, okay. Objection. Okay, go ahead, Bro Jay. Mr. Moderator. Mr. Moderator, ang akong pangutana, Mr. Moderator, no? Categorical man. Nga sa Marcos 16:16, ang akong pangutana, Mr. Moderator, naabay mabasa dihang Baptist Church. Kaya ang akong gibasa sa Marcos 16:16, bautismuhan man, ang akong pangutana, Baptist Church man, Mr. Moderator, kana mang yun nga word nga Baptist Church. Muna ipatubang niya, Mr. Moderator. Dapat responsive siya, Mr. Moderator. Okay, okay. May counter, bro, James. Okay, bro. Ang counter ko, bro. Bro, dapat makinig siya sa sagot ko, bro. Kasi kinsa niya sagot ko ng categorical yung tanong niya. Sabi niya, meron ba daw? Wala. Sabi ko, meron. Andiyan. Tapos sagot ako. Dapat tatapusin niya. Hindi niya puputulin. Kasi yun ang rules natin, eh. Pag sumagot ng categorical, narinig ko kay Padre Leomar, bawal ka mag-object. Saka ka na mag-object after ng ano, sagot ko na categorical. Diba? Tama ba yung rule? Rule ba yun? Tama ba yun? Okay. Bro? Okay. So, okay, sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Oo, tapos eh. Sunod. Oh, sige. Ah, oh, sige, sige. Hindi pa ko nakasagot ng tap. Tinapos yung minuto, yung oras ko eh. Ako muna kasi sige. Hindi, kumplituhin ko lang yung sagot ko. Ang sabi mo kasi, okay. Ang sabi mo kasi, meron ba dyan na Baptist Church? Ang sabi ko, meron nga dyan. Binanggit niya yan dyan, no? Sa original Greek, Baptist he is. Sa Bisaya, bautismohan. Sa Greek, Baptist he is. Pag tinignan mo ang kahulugan ng Baptist he is, Greek number 907, Baptist. So, ang Strong's definition yan, Baptist. Tignan mo nga, Baptist ang definition yan. Tignan mo sa Strong's definition, Baptist yan. Pababasa. Noun. Verb at saka noun. Baptist he is sotesitay. Nandiyan, hindi naman Roman Catholic sotesitay yan eh. Hindi naman Roman Catholic sotesitay. Hindi ganun, Baptist yan. O, nakuha mo na. O, yan ang sagot ko dapat eh. Okay, ato ipabasa sa... Mahimo bang Brother Jim? Mohangyo ko nimo atong ipabasa sa moderator? Para kung mabasa sa bagyo ang Baptist Church? Mahimo bang? Sa
Greek po, papayag ako sa Greek. Sa Bisaya, Mr. Moderator, ang pwede. Atong ipabasa, Mr. Moderator, diha sa Bisaya. Ato sa ipabasa sa Bisaya, Mr. Moderator. Pwede ko buhangyo nimo, Brother James? Buhangyo, kung buhangyo ka, pwede iuban nimo ang Greek. Pakiuban yung Greek. So, halimbawa, papayag ako, basahin ng moderator yung Bisaya, tapos basahin ng moderator sa Greek yung yung transliteration. Babasahin ng moderator ang transliteration ng Mark 16:16 sa Greek, pati Bisaya. Papayag ako, basta marinig na yung katagang baptise, is masaya na ako. Papayag ako, basta moderator, kung okay lang po Mr. Moderator, kung under ng permission ninyo. Mr. Moderator, atong... Mr. Moderator, atong ipabasa sa in English na Biblia, before ko mangutana, ato sa ipabasa kung nagsulti ba siyang tinuod. Basaha, Mr. Moderator, Mark chapter 16, verse 16. Baptist Church, naabagay mabasa niya. Ang sabi ko nga, bro. Mahimo ba atong ipabasa? Ang sabi ko nga, papayag nga ako kung ipapasama mo ang Greek. Walang problema kung magbabasa siya ng Bisaya. ng English. Objection, Mr. Yung aking karapatan, ipabasa sa Greek din. Diba ganun? Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Objection, Mr. Moderator. Go ahead, last objection. Oh, last objection na nila ko nun. Mr. Moderator, objection ko, Mr. Moderator. Nga nung ipabasa man niya sa Greek, ang iyang timat, true churchman, Baptist. No, in English man ni Mr. Moderator, dili man ni Greek, ang iyang nasa iyang tima. Dapat, basa ho na to sa English. Dito sa iyang sitas, Mr. Moderator, ipabasa, Mr. Moderator, doon na by Baptist Church. Okay, last objection, bro. James, objection, bro. Bro, wag siyang ganyan, bro. Wag niyang sabihin na in English ang aking tema. Ang sabi ko sa tema, patutunayan sa Biblia. Saan sa Biblia? Ang Greek Biblia din ho yan. Wala akong sinasabi na English lang. Ang sabi ko sa Biblia. At part ng Biblia ang English. Kaya ang request ko, kung doon ang hanyo mo sa ako, hanyoon ko na ako, nabasahon ko ng Greek para patas ang tema, nasa Biblia. Biblia naman din ang Greek. Okay, moderator's time. Okay, moderator's time na. Sige po. Moderator's time, ego na na. Moderator's time, ani. Jay Carlo, musugot daw siya nga basahon diya sa English or sa Bisaya, basta apilon ang Greek. Sakto ba, Bro James? Muna iyang, kani Bro James. Mr. Moderator, di lang ko musugot, Mr. Moderator, kay ang iya magong tema, true church, manggod, in English, manggod ang nasa iyang tema, dili manggod Grego. Sige, sunod na lang, Mr. Moderator, mga na lang kong lain. Last question, bro. Sige, mga tanong kong lain. Okay, mga tanong lang kong lain, Mr. Moderator. Okay. Matod pa ni mo, Brother James, nga ang true church nagsugod sa Jerusalem. Ha? Matod pa ni mo. Ang true church nagsugod sa Jerusalem. Ang akong pangutana. Israel, akong pangutana. Asa mabasa sa Biblia? Israel lagi. Israel. Sa Israel. Okay, basahi ko. Sa Israel. Sige, Israel. Matod pa ni mo ang true church nagsugod sa Israel. Karon ang pangutana na ko mao ni. Basahi ko kapitulo o bersikulos Biblia nga ang Baptist Church nagsugod sa Jerusalem. Sige, basahin ko asa na nga teksto nga ang Baptist Church nagsugod sa Jerusalem. Sige, basahin ko asa na nga teksto. Tubag. Ang teksto na sa Mark 16:16. Yun ang teksto, binanggit ni Kristo. Sabi mo, pamulong eh. Di pulong ni Kristo yung Greek eh. Binanggit ni Kristo yung Greek, nasa Israel siya. Wala naman siya sa Roma eh. Ang sabi niya, pestesas baptiseis, binanggit niya yung baptis sa Greek. Kasi nagsasalita siya ng Greek, nagsasalita siya ng Hebrew, nagsasalita siya ng Aramaic. Objection. Ayan na objection, naman. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay. Ano objection? Mr. Moderator, objection. Wala mo tubag siya sa pangutana, no? Wala siya mo tubag sa akong pangutana. Nisimang siya, Mr. Moderator. Ang akong pangutana. Comment, Mr. Moderator, huwag siya mag-shade comment sa akin. Hindi ko tinubag. Itubag ko, kinat mo lang. Huwag kang ganyan. Huwag kang mag-shade comment. Ang akong pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, tinaw ang akong pangutana, Mr. Moderator, asa mabasa sa Biblia, kapitulo, bersikulo, Baptist Church nagsugod sa Jerusalem. Inanag yung pagapulunga, Baptist Church nagsugod sa Jerusalem. Asa na nga kapitulo, bersikulo. Sige, ito ba? Sabi ko, makinig ka para matuto ka ng sagot. Ang akong moderator, sinasagot ko ng categorical, bro, patapusin niya ako. Makinig siya para matuto naman siya ng sagot.
hindi siya pwedeng mag-object ng objects. Nasagot ka ng kategory ka. Saang sitas? Yan ang sitas eh. Sabi ko, saang sitas ba? Ayan ang sitas oh. Mark 16:16. Baptist he is utesitay. Ang kasama niya dyan, mga apostol, yung iglesia. Nasa Israel sila. Wala naman sila sa Roma. Tulong ni Kristo yan eh. Sa Greek, Baptist he is. Hindi naman Roman Katolikos ang binanggit niya dyan. Hindi nandyan sa Israel na kumpisa. Baptist, alam na ni Kristo. May mga Baptist na maliligtas. Pulong okay, ni Kristo yan. Di naman pulong ni Pope. May Papa John Paul II siguro yan. Di naman. Okay, bro. Balik lang ako, bro. Gicarlo, last na po yung tanong mo, bro, Gicarlo. Ito, i-contract mo lang ulit, bro, Gicarlo. Tapos, pag masagot niya ng categorical, eh, hayaan mo lang, bro. Kasi may ano, hayaan natin pag sumasagot ng ano categorical. Okay, bro. Ulitin mo lang, bro. Last question na to, bro, Gicarlo. Okay, sagot. Okay, sunod panggutan na. Diha sa Marcos 16:16, wala man ko'y mabasang Baptist Church din he. Panggutan na, mauyon ka na wala'y mabasang Baptist Church din he. O dili ka mauyon tungod kay wa ka mahibaw ni ana. Tubag. Sabi ko, mali ka, mauyon ko na anaa. Mauyon ko na anaa, mali ka na wala. Kasi na, nalitok dyan sa Greek, Baptist he is kay ikaw na siguro magbasa eh. Iiwan ko sa iyo yung Greek Bible ha. Basahin mo sa Greek, ito yung sagot ko. Basahin mo sa Greek ng Mark 16:16 kung may mababasa bang baptism is pag meron, tama ako. Pag wala sa Greek, mali ka. Na ako sa siyo na wala nung baptism niya. Iiwan ko sa iyo yung Mark 16, open for investigation yan. Okay. Read Mark 16:16 in Greek, basahin mo sa bahay mo. May Bible ka sa bahay niyo na Greek. Basahin. Meron dyan, meron. Baptism is otesitay. Meron. Okay. Tapos na? Okay, doon na pa ko'y last pangkutan na, Mr. Moderator? Wala na. Last na yun eh. Bro, bubalik ako sa Greek ha. Mag-out ako, tapos bubalik ako agad. Okay. Gabro, James, dito nga, kuan? Mic na, karat-karat? O lagi, karat-karat man? Karat-karat man? Bro! Madungog ra ba akong tingog gira, bro? Madungog ra. Asa gana yun yung tibo, bro, Jay? Kuhan, bro. Talisay, bro. Sige. May na makaila na yung ubang kuhan mo. Mga wala pa kaila. Asignanin ni si bro James. Okay, nag-request na si Bro James. Okay. Ayan na bro. Sige bro. Presenta na. Okay. 10 minutes. 10 minutes. Mute ko lang muna. Bro, okay. 10 minutes. Okay, salamat. Okay, mga igsoon, no? Moto mga higala, no? Ang tema niya mga igsoon, True Church Baptist kuno niya. Ako siyang gipaninglan mga igsoon sa iyang gipanggamit nga mga teksto, no? Nigamit siya og Galacia 5:11, no? Faith alone. Naabot naman ni siya og faith alone, no? Naabot na po ni siya og pula scriptura, Bible alone, no? Wala man mi magtimog Bible alone. No, ang tema na mo, True Church Baptist ba o Roman Catholic Church ba? Moto, ako siya ang giimbestigar mga higala. Mouyon ka ba? Kung dili si Kristo mo'y mamulong ni Ana, dili na siya tinuod. Tingin siya, oyon ko. Oyon ko, basta dili si Kristo mo'y mamulong, dili na tinuod. Karon, ako siya ang gipagpangutanan. Namulong ba si Kristo na magtukod po o Baptist Church? Namulong o wala? Ingon siya, namulong. Iyang gigamit ang Marcos. Ato ko nung basahon ang Marcos mga higala kay naamon ko'y Biblia diri sa akong kamot. Ha? Naa sa akong kamot mga higala, ha? Biblia ha? Oh, Marcos, atong basahon mga igsoon. Iya man gigamit Marcos 16 versikulo 16. Sige, atong basahon na. Marcos 16 versikulo 16. Ato ning basahon. Nag-ingon diri mga higala, og siya nga nagatuo o gibautismuhan maluwas apan siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. Asa man diri mabasa bi nga Baptist Church nagtukod si Kristo? Wa man mamulong si Kristo nga tukuron ko ang Baptist Church.
sa maong sitas mga kahigalaan, bantayin yung mga igsuon. Nitubag ito siya kategorikal, pero ang iyang tubag mga higala, dili tukma sa iyang sitas. O, kung gibasa, siya nga nagatuo o gibautismohan, maluwas, apan siya nga wala nagatuo, pagahukman sa sinot. Yaka sa may nabasa din nga nagtukod si Cristo Baptist Church, muna yung nabasa din Brother James, ayaw pag, ayaw ilara, ayaw ilara, ayaw pa magkakasaya katauhan. Huwag kang magsinungaling, Brother James. Ha? Sabi dito, na ang mutuo o ang magpabautismo malawas. Nagtuko di si Cristo Baptist Church, wala man. Muna mga igsuon, unya ako siyang gipangutana. Ako siyang gipangutana. Matod pa nimo ang true church, ang tinuod ay nga simbahan, ang matuod nga simbahan, nagsukat sa Israel. Oh, bago siya, bago lang na niya gipamulo. Muna ako siyang gipangutana. Asa man mabasa sa Kapitulo Versikulos Biblia na ang Baptist Church nagtugod sa Israel. May asa mabasa sa Biblia nga Baptist Church nagtugod sa Israel. Iyan na gigamit ang Marcos 16:16. Wala man ko'y nabasa din nga Baptist Church nagtugod sa Jerusalem. Wala ko'y nabasa na Brother Jim. Muna ayaw yun puni ang Biblia, Brother Jim. Ayaw puni ang Biblia. Karon, mga igsuon, kining Baptist mga kaigsuonan o mga kahigalaan, dili ni siya matuod nga simbahan. Kaya nga naman, kay ang gatukod ni Ana, mao si John Smith. Si John Smith mga igsuon, ang nagtukod ni Ana ng Baptist, sa usahaon man pagka true church, Ana, nga ang gatukod ni Ana, tao raman. Dili man si Hesus Kristo. Si Kristo mga kaigsuon o mga kahigalaan, no? Nagtukod si Kristo og iglesia, Mateo 16:18. Ya atong basahon sa Mateo 16:18, nag-ingon ba si Kristo, tukuron ko ang iglesia Baptist. O, atong basahon na, iglesia Baptist. O, Mateo 16:18. Ug ako nagaingon usab nganha kanimo nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining dakong bato, ako mutukod sa akong iglesia. O, mutukod sa akong iglesia. Nahingon ba sa Iglesia Baptista? Walay mabasa mga kahigalaan. No? Iglesia Baptista o Iglesia Baptist. Walay mabasa mga higala. Ha? Bisan pa sa Greek, watay mabasang Baptist Church gitukod ni Kristo. Ha? Bisag sa Baptist Church, niya, nag-Greek pa siya. Na, ang iyang tema, klaro makainin in English. Akong gisuwa to in English, oh. True Church Baptist. Oh, in English man eh. Imo untaning gi-Greek untay? Ah, imo untaning gi-Greek? Wala man kamo gamit og Greek. Ay wa man imo butang gi-Greek diri sa imong tema. No? True Church Baptist. Oh, dapat kani unta imong gamiton nga termino, Baptist Church, True Church. Asa man mabasa bi Baptist Church, True Church? Wala kay mabasa mga higala. Unya, kung atong pamatud-an sa kasaysayan mga kaigsuonan, sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod siya og iglesia. Iglesia, usara jud ka iglesia ang iyang gitukod. Kiniingon na siya, tukuron ko ang akong iglesia. Usara jud ka iglesia ang iyang gitukod. Og kanang iglesia nga iyang gitukod, no? Kanang iglesia nga iyang gitukod. Kung imo na ubanan na nimo og pagsabot, sabto na nimo mga higala. Sabto na nimo ang mabasa sa Mateo 16:18. Way lain nga iglesia nga gitukod sa Ginoo mao ang Romano Katoliko. Roman Catholic Church, kung imo nang sabton ang maong sitas. Kay nga naman, kay one ana may laing simbahan nga mapuribahan nga nagsukad sa panahon ni Kristo, mauman ang Roman Catholic Church mga higala. Di ba matud-an ka na sa mga standard reference? Sa nang standard reference? Mga libro, mga kasaysayan, mga igtuon ko o mga kahigalaan. Usa sa akong gamiton ang Ruler Encyclopedia Volume 5, page 106. The Roman Catholic Church is the divine society founded by Jesus Christ. Liman ka na? The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Sa ato pa mga kahigalaan o mga kaigtuonan, nga kanada yung iglesia na gitukod sa atong Ginoo. Kanadang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo sa Mateo 16:18. Kung imo na siyang ikunik
ngadto sa mga standard reference, i-connect nimo sa mga libro, why lain? The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Unsa mabasa? The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Sa ito pa mga kaigsuunan o mga kahigalaan, na kanaade ang iglesia nga gitukod sa itong Ginoo diha sa Mateo 16:18. Kung imo nang ubanan o pagsabot, kung ubanan imo pagsabot ha, pero kung mangita lang kag litra por litra diha, nga dili nimo ubanan o pagsabot, moingong yuga nga dili na Romano Katoliko. Ha? Pero kung mubasa ka ng Mateo 16:18, kunya imong ubanan o pagsabot, wailain mauna ang Roman Catholic Church. Kung imong i-connect sa referensya, usa sa akong gigamit ang Ruler Encyclopedia Volume 5, page 102. Klaro kayo na. Ang matuod na simbahan, ang matuod o ang tinuod na simbahan, mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili ang Baptist Church. Kaya nga naman, kaya tungod mga kaigsuunan, ang gatuko ni Ana, mao si John Smith, 1609. Na ako napakita ana mga igsuon, naa sa akong cellphone, wa na ko dada ang libro. Wa na ko dada ang libro. Kaya nga naman, kaya wala man ko sa among balay mga igsuon, nibalhin raman ko. Nibalhin ko o laing lugar, kaya saba man among balay. Pero makasin ko niya mga igsuon. Masindan ako kung mangayo si Brother James ni Ana, na ako listahan sa mga lain-lain nga relihiyon o gibutang dito, Baptist Church founded by John Smith, mga igsuon. Tinukod lang na ni John Smith niyatong 1609, mga igsuon. Niya, moingon ka nga ang Baptist mo ay tinuod, na tinukod na magani na ni John Smith. Niya, 1609 ra na mga higala o mga kaigsuon. Pirti ra ng pag-uha, 1609. O, karon, anita sa Roman Catholic, mga igsuon. Ang Roman Catholic mga igsuon nagsukat gyud sa panahon ni Kristo. Nganong ingon man ko nagsukat sa panahon ni Kristo? Basta Mateo 16:18. Wa na may laing simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa na laing iglesia nga nagsukat sa panahon ni Kristo, ang Roman Catholic Church. Nya na ba koy mabasa nga ang Roman Catholic Church nagsukat ni Kristo? Naa kana ding Mateo 16:18. Ubani na og sabot, di ba klaro kana Roman Catholic Church? Nya i-connect ngadto sa mga standard reference. Kung i-connect nimo sa standard reference, mga igsuon, wailain. The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang Romano Katoliko tinukod ni Kristo mga higala. Niya, karon masupak pa kaniya na. Muna, mga kaigsuonan o mga kahigalaan, ang Baptist Church, dili yun na matuod o tinuod na simbahan. Kay una, wala yun mulitok si Kristo nga magtukod ko o Baptist Church. Wala mo ingon si Kristo niya na. Muna nga, sunod ni mo baro, Brother James, kinahanglan, mangita kag teksto ha? Nga ni angkon si Kristo nga magtukod ko og Baptist Church. Kanag yun, para mudaog ka, hunong ang debate. Ha? Mudaog ka niining debate ha, Brother James, kung doon na kay mabasa, kapitulong bersikulo, nga nag-ingon si Kristo, magtukod ko og Baptist Church, mga igsuon. Kana, para mudaog ka. Mauna mga kahigalaan o mga kahigsuonan. Okay, dapay time? Wala na. Wala na. Wala na. Okay, salamat. Okay, 7 minutes ko sa amin. Okay, ready na ba bong dua? Bro, Jay Carlo. Bro, James. Okay, ready na bro, ready na. Go ahead, bro, James. Okay, wait lang. Sige, ready na. Salamat sa presentation, ano? Ang sabi mo, ang Baptist ay hindi pulong ni Kristo. Request lang nako, nino, kung naakadiha, available ka diha, no? Pwede mo ba basahin at marinig namin? Pwede mo bang basahin at marinig namin ang Mark 16:16 sa original Greek Textus Receptus, original Greek ng Bible? Kung available ka diha, kung sabihin mo lang kung wala kang Greek Bible, sabihin mo wala ko kong Greek Bible, Brother James. Pag meron po, ngayon na po mismo pakibasa po ang Mark 16:16 sa original Greek. Sige po. Objection, Mr. Moderator. Dili siya dapat angay manugo nako, no? Dili siya angay manugo nako, Mr. Moderator. Mr. Moderator, nag-request lang ko. Hindi kita ninugo. Hindi kita sinusugo. Nag-request lang ako sa'yo. Next na lang, bro. Imo man kong pabasahon. Ayaw kong pabasaha. Ang imong trabaho, pagpangutana. Muna, pangutan ako. Sumala na ng Marcos 16:16. Okay. Bro James, wala lang counter kasi ano, para wala lang counter.
Ay, ito na lang. Hindi ako magkaw. Sige, mag-i-press ko na lang ako. So, dahil ayaw mo na basahin ko, o dahil ayaw mo na ipabasa ko sa'yo, request lang nun, hindi ka na inutusan, no? Dahil ayaw mo na basahin mo dapat, ayaw mo na napabasa ko sa'yo ang Greek ng Mark 16:16. Tanggap mo na wala kang Greek Bible dyan, wala kang Greek text dyan, wala kang Greek transliteration dyan ng original Greek ng Mark 16:16. Tanggap mo, wala kang hawak dyan ngayon, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Yung pangutana, wala sa tima. O wala may magtima kung naa ba ko'y Greek Bible o wala ba. Ang among tima, True Church, oy. Baptist Church, ka dapat ka na mo ipangutana. Maunsa naman ito. Mr. Moderator? Sige. So, kategorika na tanong na ako? Go ahead, bro. May kategorika na tanong na ako kasi kategorika doon nung wala sa tima. Ikaw niingon kanina. Sige, kagpanha kanina. Ingon ka na. Sabi mo kanina na wala sa Greek ang Baptist. Wala sa Mark 16:16 ang Baptist. Ako naman hindi pumupunta doon yung sagot mo. Anong wala sa tima? Ikaw sumagot eh. Ang tanong ko sa iyo, kung wala sa Mark 16:16 ang Baptist na binanggit ni Kristo na kataga at pulong niya, pulong word, para mapatunayan na pulong niya ang Baptist, tanggap mo ngayon. Hindi mo ngayon hawak dyan ang Mark 16:16 na Greek text of Bible at mabasa. Tanggap mo, wala kang hawak dyan ngayon, yes or no? Last, bro, Jay, Tubag, ano? Hindi ko tanggap. Bro, Jay, Tubag, Jay, okay, go ahead. Mr. Moderator, ang akong Tubag, hindi ko tanggap kay kasi tungod kay walay mabasang Baptist Church rin sa Marcos 16:16. Dapat imo nang basahon din he. Why Baptist Church diri o? Dapat basa na Baptist Church. Sige, basahin. Ako na magbasa kasi wala ka naman dyan yung hawak eh. Ako na. Sige. Ako na magbasa. Basahin ko tapos magtanong ako sa'yo. So salamat dahil hindi mo tanggap na may Greek Bible ka dyan. Sige, ako na magbasa sa Greek. Ang sabi dito sa Greek ng Textus Receptus Greek New Testament, interlinear. Ho pistiosas kai baptist heis. Sangayong ka ba na, sangayong ka ba sa binasa ko? Na sangayong ka ba dyan? Ho pistiosas kai baptist heis. Tama ba yung Bible dyan? Tama ba yung Bible dyan? Yes or no? Tubag, mali ang imong pagsabot. Anang imong kitas. Sayop ang imong pagsabot. Mali ang tanong, hindi yun yun ang sagot. Hindi yun ang tanong ko eh. Mr. Moderator, warning naman siya. Ang aking tanong sa kanya, malinaw, no? Mr. Moderator, ang sabi ko lang sa kanya, maging responsive siya dapat. Ang tanong ko sa iyo, sabi ko, ho, pestiosas kay baptist, eh, isang tanong, tama ba nakalagay dyan sa Bible o mali yung nakalagay dyan sa Bible? Tubag, mali lagi nito. Bago ito sa imong categorical, mali gani ang imong pagsabot sa mong teksto. Mali ang imong pagsabot sa mong teksto kay sa Bisaya din higis butan diri gibautismuhan asa man diyang simbahan sa baptist wa may simbahan sa baptist diri sa Bisaya nga akong gibasa oh mo na anak ko mali ang imong pagsabot sa mong teksto brother James next okay. Question okay kung mali ang aking pagsabot tanggap mo na may nakalagay diyan baptist is may nakalagay na baptist is diyan tanggap mo kung mali ang aking pagsabot granting mali daw ang aking pagsabot sabi mo tanggap mo ngayon na may nakalagay nga dyan na baptist is. Tama nga, may nakalagay dyan. Yes or no? Tubag, no, hindi ko tanggap na mayroong baptist church sa Marcos 16:16. Ang mabasa sa Marcos 16:16, gibautismuhan. Ha? Gibautismuhan? O niya, baptist church din na? Kalayo ra in taon na brother Jim. So, lahi ng gibautismuhan o lahi ng baptist church. Sige. Kasabtani mo, sunod sa pangutanan. Sige. So, kung sabi mo kasi hindi mo tanggap yung nakalagay dyan. O, tanong ko sa'yo, itong katagang baptist heis dito, no? Itong nakalagay dito na baptist heis sa Greek. Ayang ba ay salita ni Kristo o salita ni Satanas? Tubag, salita ni Kristo, gibautismuhan. O, okay. Ni Kristo, gibautismuhan. Pero wala musulti si Kristo Baptist Church. Ano sabta ni mo? Lahi ka ng gibautismuhan. Salita okay. Ni Kristo, pamulong ni Kristo, gibautismuhan. Okay. Wala siya mamulong og Baptist Church. Okay, nasabtan? Tunog pangutana? Sige. So, ang sabi ko kasi, so, itong salitang Baptist heis dito sa Greek, sabi mo salita ni Kristo. Paki-confirm ulit. Tanggap mo ngayon na itong Baptist heis sa Greek, salita to ni Kristo.
Yes or no? Kini laging all lagi gibautismuhan, dili Baptist Church, tanggap ko salita ni Kristo ang gibautismuhan. Kanang word nga gibautismuhan ba, mao na'y salita ni Kristo. Dili ang Baptist Church, kay lahi ka ng gibautismuhan o lahi ka ng Baptist Church. Basa gani sa Marcos 16:16, naabay Baptist Church diya, Brother James. Huwag yun kay mabasa, bisag bisaya ang Biblia. Wala yun, bisan sa Grego, wala. Salamat. Next question. Salamat sa pagsagot, bro, na ang Baptist ay salita ni Kristo. Welcome. Sige. Ang tanong ko, okay, opo. Ang tanong ko po, next pong tanong, yung ginamit mong standard reference kanina, kasi lahat ng mga sinusulat ko lang yung mga i-re-repute ko sa tanong, itong sinulat mong standard reference, itong Broiler Encyclopedia, kailan po, anong date po na napublish ang, yung Broiler Encyclopedia na ginamit nyo, anong taon po siya napublish? First century ba? First century ba siya napublish? O 1910 yung Broiler Encyclopedia na published by ito per century o 1910, kailan na po siya na-publish dun sa dalawang date na yung pili, 1910 or per century? Objection, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Sa akong objection na, objection ko, Mr. Moderator. Wala ko mo pamatuod kung kanusaan na-publish ang Broiler Encyclopedia. Ako nang gigamit ang Broiler Encyclopedia aron pagpamatuod, pagsupta sa Biblia, Brother James. Kabalo ko. Ayaw kong pangutan na kanusaan na-publish ang Broiler. Next question. Objection. Brad, kabalo ko, Brad, na hindi mo patunay yun. Tinanong ko lang yun sa'yo kasi ginamit mo yun eh. Alam ko hindi mo yung tindig, pero ginamit mo yun eh. Ngayon, dahil ginamit mo yun, tatanungin mo ako doon. Ginamit mo ang Broiler Encyclopedia. Ngayon, tatanungin kita doon. Hindi ko naman sinasabing tindig ko yun eh. Ito yung tindig mo yun eh. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ito bang Broiler Encyclopedia na ginamit mo para patunayan si Mikeme, no? Ito bang Broiler Encyclopedia? Ito ba'y na-publish noong first century Christianity? First century? O ito'y na-publish noong 1910? Pili ka sa dalawang date. Kailan na-publish yan? 1910? Tubag, wala ko'y labot, anak. Tubag, wala ko'y labot, anak, kung kanus ana na-publish. Basta ang punto diha, napamatud-an ako sa encyclopedia nga ang Roman Catholic Church pinukod ni Kristo. Maura na ang punto sa akong paggamit. Sige. Wala na ko'y labot, anak, kanus ana na-publish. Okay, wala na kay labot. Amo na, Brother James. Sige. Next question. Next question na ako. Last question. Salamat. Last question. Ito, pinakahuli kong i-review kasi binanggit mo si John Smith, ano po? No? Binanggit mo si John Smith, siya doon magtataglang lahat ng bakti, siya kanya doon magpapisang lahat ng bakti. Ang tanong ko po sa inyo, bago po si John Smith, tanggap mo ba na sa, si John the Baptist ay nauna kaysa kay John Smith? Tanggap mo ba na nauna si John the Baptist kaysa kay John Smith? Tanggap mo ba? Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala mi magtima nga si John the Baptist, Baptist ba? Ang among tema, True Church, Baptist ba o dili? True Church among gisgutan, dili kay si John the Baptist? Wala mo na sa among tema ang John the Baptist, Mr. Moderator? Ha? Objection, Mr. Moderator. Wala na sa among tema ang John the Baptist. Nasaag siya sa atong tema, Mr. Moderator? So, Moderator, objection. Bro, kabalo ko, bro, na hindi si John the Baptist ang ating topic, bro. Ang nire-repute ko, bro, nung sinasabi mo si John Smith ang nagtatag ng lahat ng bago. Kaya gagamitin ko yung sagot mo. Hindi yung sinasabi kong tema mo ba yan? Hindi yun na alam ko. Huwag mo kong turuan sa tema. Ang tinatanong ko yung John Smith. Kasi sinabi mong si John Smith nagtatag ng lahat ng Baptist. Ngayon, tatanungin kita dyan. Susundan kita dyan. Tanggap mo ba na nauna na si John the Baptist eh sa kay John Smith? Tanggap mo nga hindi. Objection, Mr. Moderator. Dili lagi ng angay ito bago niyang pangutana. Kaya wala lagi may magtima o si John the Baptist. Baptist ba siya, Mr. Moderator? Mr. Moderator, na ba na sa among tima? Nga pamatud-an niya si John the Baptist, Baptist? Wala mo na sa tima? Okay. Proceed lang po tayo, bro. Granted po ang objection ni bro, G. Carlo. Sige. Last question. Balitan mo lang yung question mo. Last question na. Okay, sige. Dili angay. Ano ba itong presentation na po? O magkaroon pa? Balitan mo yung question mo kanina kasi hindi po tinanggap. Sige.
So ito yung question ko, no, yung Catholic. Bro, sa original Greek bro, maging honest lang tayo bro. Sa original Greek po ba, meron po tayong mababasa sa original Greek, sa kahit saan talata na original Greek. Yung katagang Romaios Katolikos, may mababasa ko ba tayo sa kahit anong Biblia verse ng Greek? Sa Greek Bible po tinatanong ko bro ha. So sa ayon sa Greek Bible ba bro, may mababasa ba tayo bro na Romaios Katolikos sa isang talata bro, magkadikit bro. Romaios Katolikos sa isang talata sa original Greek. Meron po bang mababasa bro? Wala. Tubag, mayroon sa Greek, Romaios, mayroon Katolikos sa Greek. Naana, mabasa na siya, Romaios, Roma 1-1, Katolikos, Roma 1-7-8. Mabasa na, Brother James. Mabasa. Next okay, question. Wala na ata, meron pa ba? Okay. Wala na. Okay. Punta naman tayo sa ano? Pangalawang stand po kay bro. Bro James, go ahead, bro James, 2 minutes bro James. Okay. Mamaya ang i-re-repute ko mamaya yung Roman Catholic Church sa conclusion. Tapos dito naman ako sa i-re-repute ko lang yung mga sagot niya, no? Yung mga paano siya nag-indig na mabaluin natin, bubuhuin natin. So maraming salamat po sa pagkasagot ng Brother Carlo, Jay Carlo pala, sa moderator. So mga kapatid kong mga baptist, sa pakinggan po ninyo, tinanong natin siya kung sa Mark 16:16 meron ba siyang hawak na Greek Bible? Kasi panay siya side comment sa Bible na walang baptist diyan sa Mark 16:16 o walang baptist church. Ang tanong ko sa iyo, tanong ko sa kanya, yung sa Mark 16:16 ba may mababanggit ba diyan na baptist eh? So lang wala daw. Kung wala, sige nga, basahin mo nga sa Greek. Wala daw siyang Greek. Siyang hindi niya tanggap, wala akong Greek. Bakit ko babasahin sa Greek? As in debater ko, hindi ka handa sa investigasyon ng nagtatanong sa religion mo. Matatarapin mo yun. Hindi ka maging apologist pag ganyan ka. Ha? Dapat handa ka. O, ngayon. Binasa ko. Ako na lang nagbasa kasi wala siyang hawak eh. Ako na lang nagbasa. Sabi diyan, Hopestesos kay Baptiste is, ito bang katagang Baptiste is dito sa Greek? Salita ba ni Kristo to? Sabi niya, salita ni Kristo, yes. You know, Baptiste is salita ni Kristo. Tanggap mo na ngayon, kapag ulong ni Kristo, kapag tinulungan pala ni Kristo, pinatag ni Kristo. E di kumakampi ka na sa akin. Kasi ang tema mo, kapag daw kulong ni Kristo, kapag salita daw ni Kristo, yun daw ay tinatag ni Kristo. Eh sabi niya, yung baptisya is kulong daw ni Kristo. Paano niya lang? Kulong pala ni Kristo ang baptisya is. Diba? Ang ganda ng sagot mo. Ngayon, pangalawang tanong. So ito bang Grolier Encyclopedia na ginamit mo? Na-publish ba to ng 1906, 1910 or first century? Awa ko'y labot, wako yun. Pinapatunayan mo, gumagamit ka ng referensya pero wala kang labot sa referensya. Gumagamit ka ng referensya pero wala kang pakialam sa referensya. Anong klase yan? Pero akong sinasabi na, ako'y nag-aral sa pamantasan ng lungsod ng Mupilupa pero wala kang pakialam sa pamantasan ng Mupilupa. Ako'y isang estudyante ng nursing pero wala kang pakialam sa pag-nurse. Anong klase yung sagot yan, bro? Wala kang labot, ginamit mo yun. Kasi nga hindi mo matanggap ng reality. Ang Grolier Encyclopedia, na-publish lang yan, 1910. Ito pasay ko ha. Grolier was one of the largest American publishers of General Encyclopedia, including the Book of Knowledge of 1910. Okay lang yan, inat-ulat-hala. Sulpot na aklat, sulpot ng mga article makers na nagpabayad sa publishing company. Kaninong publishing company? Ng mga American publishers. Para mabukbind yan, binayaran din yan ang article para mabukbind. Sabi mo yan, patutunayan mo ang first century Christianity sa doong kailan lang nalakalang mga modern books mo. Kala ko mo, kulong ni Kristo, pinapatunayan mo. Bakit yung American publishers na yung pinapatunayan? Tapos yung article maker, nagbayad sa publisher ng American publishers. Kasi lahat ng article na books na encyclopedia, bayad siya. Maybe meron tayong article dyan. Kahit may maglumikan dyan. So, hindi niya masagot pala daw sa ilabot. Aunsa naman na eh. Okay, ilabot. Igigamit ang ganin mo. Bala na. O, sabi pa niya. O, itong John Smith. Sabi mo, si John Smith lahat ang nagtatag. Eh, sabi ko, sige.
tanggap mo ba na si John the Baptist nasa ano na, nasa Biblia bago si John Smith? Ay, dili na angay sa gupit. Ano sa naman ni dili naman tanya angay gamit-gamit nimo nagsabi-sabi kan sa John Smith. Walay angay ang sulti ni ay. Kasi nga wala pa si John Smith, may mga Anabaptist na. May mga Anabaptist na ng 12th century. Wala pa si John Smith. At wala pa si John Smith, may Baptist na sa Biblia. Paano mo nasabi na lahat ng Baptist na pambira na nagsis sa mga lingko? Lahat ng Baptist si John Smith, tapos may John the Baptist na sa Biblia, wala pa si Juan. At sinabi mo yung salitang Baptist eh, si pulong ni Kristo. Meron na palang pulong si Kristo ng Baptist na sinabi niya. Sino yun? Tapos sabi mo si John Smith lang. Ang tinatag ni John Smith, yung mga English, mga taga-Indian, no? Buma si John Smith na mga Hudyong Baptist sa New Testament kasi mga Hudyong mga Kristo, mga Baptist eh, sila. Ngayon, nagbuma sila ng mga Indian, taga-Indian, kasi si John Smith isa na gusto buma. Ito po siya, founder originator ng Jewish Baptist. English lang po yun, mga Inglaterra. Basahin mo sa akin sa referensya. John Smith founded the entire Jewish Baptist. Wala. Kaya mabasa mo yun. Wala kung sabi, wala. Tapos kung kinanong ka, nauna na ba siya yung Baptist, di ba si John Smith? Wala kailangan. Hindi ganun, bro. Ayusin mo. Pinapamalian mo ako. Tapos kung ikaw ay wala ka nang pakialam sa mga sagot. Wala ka nang pakialam sa mga tanong ko. Tapos sabi niya, yung Romayos Katolikos daw, na daw sa Roma, yung Romayos Katolikos na sa Roma daw, Roma 1, basahin natin sa Greek. Basahin natin sa Greek, nandoon ba yung Romayos? Hindi nga, sa Greek ha? Greek ang tanong ko. Roman 7, sabi dito, Vicentios Otin en Rome, Agipitois, Iupitois, Agipitaris, Agipitai, Erini, Apoteo, Patros, Eminkai, Curio, Yusuf Cristo. Saan dyan ang Katolikos? Wala, number 8, verse 8. Verse 8. Ilang oras na lang po sa moderator? First thing, my body. Brother. May ibang headset ka ba dyan? Wala. Kasi parang... No? Okay. Yeah. Yeah. Malinaw bro, mas mabuti yan, mas malinaw yan. Okay na to. Mas malinaw yan bro James. Parang sa headset mo yung problema para malinaw sa mga nakikinig sa iyo, sa mga tagapagsubaybay sa iyo. Ah, kaya pala. Pero narinig naman nila yung mga kaguman. Sige. Verse 8 ng Romans chapter 1, verse 8 ng original Greek. Proton ben yukaristo tetio muudia yusu Christo. Dari panton almon, hoti epistias haimon katangilay, and holo to ukos mo. Wala namang katolikos dyan. Anong sinabi mo? Romayos katolikos, wala nang katolikos dyan eh. Sabi dyan, katangilet, katangiletay, and holo to ukos mo. Holo to ukos mo, hindi katolikos. Ano ba naman yun? Di ba naman dito? Ayan, refuted na lahat yung sinabi niya. Reputed na po lang. Walang Romayos Katoliko sa Roma. Tapos, ngayon na yung bata, paki-mute mo nga, bro, Jay Carlo. Yung bata, Jay Carlo, mute mo, bro. Masakit kasi sa tinga ng, hindi ko ma-focus yung ano ko. Ayan, no? So mamaya, sa second stand po namin, magtatanong po tayo anything goes na po yun. So kailangan, wala po tayong ma-expect sa kanya na, hindi ko tinindigin bro James. Hindi ko ganito kasi second stand mamaya, hindi na po siya pwedeng mag-ganon-ganon. So na-refuted na natin lahat, Mark 16:16, inamin niya na ang Baptist Heis ay pulong ni Kristo. At ayaw niyang sagutin na si John the Baptist ay nauna na kay John Smith, ayaw niyang sagutin. Tapos, dili daw ang ayaw sagutin na nauna na ay ang Greater Encyclopedia ay na-publish lang noong 1910 at hindi noong first century. Ayun ang sagutin yun. Wala doon siya labot, wala doon siyang pakialam. At sa Romans 1:7-8, wala po tayong Katolikos mababasa doon. Ang sabi doon sa original Greek, holo to kosmo, hindi Katolikos. Magsisinungaling siya, nag-i-invento siya, wala pong doon. At ano sabi niya? Next time, ang advice ko sa kanya, maghanda ka ng Greek Bible para alam mo kapag baptis ang kausap mo, at least, meron kang Greek Bible man lang, kahit dalang Greek Bible.
Yun lang. Kasi yung mga Baptist kasi kami, mahilig kami sa original. Hindi kami mahilig sa peke at mga sulput-sulputang mga ginagamit mong patunay na referensya mo. Doon tayo sa original, no? Na ang Baptist is ay pulong ni Kristo, sabi mo. Ayan, no? So, malinaw na hindi niya natutulan yung ating tindig. Ay, nga pala, paano niya matutulan ang Baptist? Eh, sabi niya, ang Baptist is pulong ni Kristo. Yung nga pala, magandang point yun, naalala ko lang. So, paano kaya niya mapapamalian ang Baptist ko? Kung ang Baptist is, ang sabi niya, pulong ni Kristo, at ang sabi niya, kapag pulong ni Kristo, ay tinatag ni Kristo. Yun yung kay Kristo. Wala na. Dito pa lang ho. Dito pa lang ho, kumampinan po siya sa aking tema. Oh. Wala na po. Ano pa yung ano pa patunayan na mali? Eh, siya na nagsabi, ang Baptist is, eh, pulong ni Kristo, no? Salamat po na ang Baptist is ay pulong ni Kristo, hindi pulong ni Satanas. So, ang Baptist Church na sinabi ni Kristo, pulong ni Kristo, ay hindi po kay Satan, hindi kay Lord Jesus Christ, no? Mamaya, doon naman tayo sa Roman Catholic, yung pagtatanong natin, mag-showdown po tayo mamaya. At sana, pagdating po sa showdown, no, wala po tayong atrasan sa showdown. Kasi mag-showdown po ako mamaya sa kanya, eh. Marami po akong mga itatanong mamaya kasi na-repeat na natin, extra words na lang to. So mamaya po, magtatanong po ako ng mga mabibigat na tanong patungkol sa Roman Catholic at tignan natin kung paano niya sagutin, no? Kung mag-object ba siya o aatras ba siya sa showdown. No? Expect natin kung paano niya harapin yung mga tanong mamaya. So Mr. Moderator, siguro i-wave ko na po ito kasi na-repute ko naman. I-wave ko na para makapagtanong na siya. Naka-mute ka, bro. Leomar. Ah, okay. Bro Jay, 7 minutes. Ready na po. Ready na ang 7 minutes. Go ahead, bro Jay. Okay. Una pangutana, bro. Premise niya, premise. Sige lang. Marcos, this is imo ning gigamit, ha? Akong basahon. Dinisa akong Biblia, akong basahon. Siya nga nagatuo o gibautismuhan, maluwas. Ang pangutana. Dini sa Biblia nga ako gigamit, naa kabay na dungog, tukuron ko ang Baptist Church. Dini sa akong gibasa nga Biblia, doon naa kabay na dungog, tukuron ko ang Baptist Church, naa o wala, yes or no? Oh, yes. Na ako'y nadungog, yes. Kasi, na dyan, yung bautismuhan dyan, sabi mo, bautismuhan para maluwas. So, yung bautismuhan dyan, sa Greek, ay Baptist he is. Tapos, inamin mo kanina na ang Baptist he is ay pulong ni to. Sa mga tweet, ang Baptist is na maliligtas o maluwas ay pulong ni Kristo. At pag pulong ni Kristo, ang sabi mo ay tinatag ni Kristo yon. Ikaw na mismo umamin dyan, eh. Sa totoo lang, hindi ka na dapat dyan mag-focus kasi pinatutunayan mo na ang Baptist pulong ni Kristo. Paano yan ngayon? Paano mo ako pamamalian yan? Ikaw na nag-afirma sa aking tema. Pinapanalo mo na yung aking tema. Hindi mo ako pinahirapan ipanalo kasi ikaw na mismo tumulong ka sa akin ipanalo ang Baptist is pulong ni Kristo. At pag pulong ni Kristo, tinatag niya. Diba? Ikaw nung sumagot noon, diba? Nagsabi noon, eh. Sunod pangutana. Challenge din ako, Brother James. Challenge na ako ni mo. Mauyon ka ba, Brother James? Na kanang naasa imong tima na Baptist Church. Kung mabasa na nato sa Biblia ang word na Baptist Church. Kanagi po nga, Baptist Church, walay kapin kung kulang. Baptist Church. Muuyon ka ba kung mabasa na sa moderator, mudao ka ni Dibatiha. Pero kung di ka ni mabasa, pildi ka ni Dibatiha. O sa man, muuyon ka na. I-challenge ni ka, ha? Kung mabasa na... Mag-counter showdown ako kasi may karapatan ako mag-counter showdown. Ang counter showdown ko, papayag ako kasi ang nasa tema natin ayon sa Biblia. Isa sa mga nasa tema ko, ang Biblia ay kahit anong Biblia yan, eh. Kasi pag sinabi natin Biblia, anything goes na Biblia. It can be Greek, it can be Roma, it can be Spanish, it can be Greek. Papayag ako, kami mababasa sa Biblia na Baptist Church sa Greek, no? Sa Greek, Soma e Baptistemen. Kasi ang Soma ay Church, ang Baptist, e Baptistemen e Baptistemen. Pag nasabasa ang moderator na Soma e Baptistemen, tapos na rin ang debate, talo ka na rin. Okay ka ba? Yun ang counter showdown ko. Pag hindi ka naman papayag, hindi mag-next question, katuloy natin yung debate. Kasi hindi ako papayag, ikaw lang masunod, eh. Hindi ako papayag, ikaw lang masunod. Siyempre, may karapatan ako kasi tema natin, according sa Bible, hindi Greek, gagamit din ako ng Greek kasi Bible din naman ng Greek. Di ba ganun yun? Papayag ako. Moderator, ma-object ko, ha? Ma-object ako. Last objection. Moderator. Mr. Moderator,
Oh, last objection nina ko, Mr. Moderator, ang akong challenge, iya mang usbon, ang akong challenge, kanang word nga baptist ba? Mooyon ka ba, Brother James? Kung mabasa na sa moderator ang word nga Baptist Church, mudao ka aning debate ha? Pero kung dili gani na mabasa ang word nga Baptist Church, pildi ka na, mao na akong challenge. Ayos ba? Papayag ako. Ayos ba, Brother James? Papayag ako. Okay, papayag. Pagmabasa ng moderator, basa, Mr. Moderator. Basa. Pagmabasa ng moderator ang salitang Baptist sa English, at pagmabasa ng moderator ang salitang Church sa English, talo ka na din. Talo ka na. Sige, moderator, papayag ako. Pagmabasa ng moderator ang salitang Church, at pagmabasa niya ang salitang Baptist, okay, talo ka na. Okay, moderator. Oh. Okay, moderator time. So, moderator time. Mr. Moderator, clarification. Ayaw mo. Bro Jay, moderator time na, Bro Jay. Moderator time. So, ani, ato ang nga sabi ni Bro James, sa una mong pagsabi tungkol sa challenge mo, sabi niya, sang-ayon siya kung dadalhin din doon sa, ano, sa Greek. Kung, so maintindihan po natin na hindi po siya papayag kung dyan lang po. So, ibig sabihin niya na papayag siya kung sasali din yun ang ano, yung sa Greek, yan po. So, ibig sabihin, next question lang tayo, Bro Jay, kasi may 5 minutes ka, ano. Sa ano din, sa dalawa nyo din, parang may kaibahan na din. So, ibig sabihin, Bro Jay, na hindi siya pa, hindi siya, ano, papayag kung hindi yun, ano, yung, ano, may ano siya, may in-explain niya. So, yun, maintindihan po natin. So, anong, ano ba, bro? Bro James? Why, Bro James? So, according kasi sa kanyang hamon, Mr. Moderator, wala siyang sinabi na isa-isang talata, ha? Wala tayong narinig sa kanyang unang hamon. Wala siyang sinabi isang talata. Sabi niya, bababasa sa Bible. O sige, papayag ako. Showdown. Huwag ka umatras. Mr. Moderator, clarification lang, ha? Clarification lang. Babaguhin niya yan. Clarification lang, Mr. Moderator. Marcos, this is size, Mr. Moderator, ha? Dapat diha siya mo basa kay iya nang bisitas gigamit. Wala, Mr. Moderator. Hindi ko binago, Mr. Moderator. Ha? Ako lang siyang gisundan, Mr. Moderator. Dili. Bible gani, Mark 16:16. Bible mo na, imo nang gigamit. Mark 16:16. Mr. Moderator, mo to akong challenge sa Mr. Moderator. Iya manggi usab. Next question na lang ko, Mr. Moderator. Good, Bro Jay. Salamat, Bro Jay. Iya manggi hapag ang akong challenge. Next question na lang. Okay. Question ka na lang, Brad. Okay, sunod pang question ka na lang. Okay, sunod pangutan na. Sa Roma sa Mateo 16:18, naghisgot si Kristo nga siya mutukod og iglesia. Uh-huh. Mutukod siya og iglesia. Karon, ni gawas ba na sa baba ni Kristo nga mutukod siya og iglesia Baptist? Diha sa Mateo 16:18, ha? Di ako nangutan sa Mateo 16:18. Nigawas ba na sa Kristo nga magtukod siya Iglesia Baptist? Diha sa Mateo 16:18. Nigawas na siya yung baba? Wala. Tubag. Sabi ko nga, nigawas. Pasalot pa. Huwag mo akong putulin, ha? Kasi categorical to, eh. Pangipakinggan pag pinuputol-putol mo yung sagot ko. Sabi ko, nigawas. Kasi ang itatatag ng church ay hindi mapapahamak. At ang Baptist heis ay maliligtas. Pag bumasa ka ng Matthew 3:16, ang sabi doon, Iusos baptisentos. Si Kristo mismo ay baptisentos. So ang itatatag niyang iglesia, malamang baptisentos din. Kaya nga sinabi niya, baptiseis, maliligtas kasi sinasabi niya, yung salitang baptiseis, yung binabanggit niya, pulong niya yun, eh. Pulong niya yun. Kaya meron talaga doon, isa na siya doon sa baptiseis at baptisentos sa Greek. Sa Matthew 3:16 at sa Lucas 4. Na binanggit niya na siya ay baptisentos sa Greek. Kaya nga sabi ko sa iyo, next time pag nakipagdebate ka sa mga Baptist, ihanda mo ang Greek Bible mo. Pabira ka, wala ka palang Greek Bible dyan, kaya hindi mo naiintindihan. Na ako'y Greek, bro. Nahabilin lang, bro. Naalas balay, bro. Kaya wala agay ko sa balay. Na ako'y Greek Bible, bro. Okay, time, sige. Sa Mateo. Mr. Moderator. Wala mami magsabot, Mr. Moderator, magdala ko Greek Bible. Okay, sige. Sa Mateo 16:18, Brother James, matod pa nimo, nigawas jugono sa iyang ba ni Kristo. Baptist Church, karon. Imo bagihap, pangutan na, wala bagyud ka mamakak ani Brother James, nga diha sa Mateo 16:18,
Nigawas kuno sa baba ni Kristo ang Baptist Church, Brother James. Wala ka ka mamakak ni Ana o namakak ka? Sige, ito ba? Wala ko namakak. Kay ikaw man ang namakak. Wala man kay Greek Bible diha. Di man ka ready. Ako ready ko. Greek Bible din nagamit ko. Naana siya diha. Andyan yan siya. Bakit? Kasi nga, ang tema natin, Bible, hindi yung isang talata sa Mark 16:16. Well, hindi ganun. Bible ang topic. So kung ang tanong mo, nandyan ba? Nandyan kasi Kristo po ay baptiseis. Matthew 3:16. Baptist he is the ho Jesus. Jesus. Baptiseis daw si Jesus. O kita mo, hindi siya Roman Catholicus. Wala talagang baptiseis ang itatapag na niya. Hindi yung Roman Catholicus. Oh, di ba? Okay, sunod pangutan na ha. Matod pa nimo, nigawas kuno gyud sa baba ni Kristo ang pulong Baptist Church sa Mateo 16:18. I-premis ni nako ha. Premis ni nako Mateo 16:18. Nag-ingon nini. Og ako nag-ingon usab nganha kanimo nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw nining dakong bato, ako mutukod sa akong iglesia. Iglesia nakasulat ta ang pangutan na. Muuyon ka niini. Muuyon ka niini nga way nasulat nga Baptist Church o dili ka muuyon tungod kay namakaka? Tubag. Dili ko muuyon nga walay nakalagay na Baptist Church. Okay. Ikaw ang namaka. Okay, nauyon na ka. Ma, hindi, tika muna. Sabi ko, dili ko muuyon. Sabi ko, hindi ko muuyon. Ikaw naman, no? Pakinggan mo ako. Sabi ko, hindi ako uuyon. Nawalang Baptist Church dyan. Ang sabi ko, moderator, objection. Objection, Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, muuyon ka ba nga walay mabasa diring Baptist Church sa Mateo 16? So, uyon naman kuno siya, Mr. Moderator. Saan pa uyon yung DC? Huwag mabasa ang Baptist Church. Ha? Uyon, bungulan ni Bayahat Tawana eh. Sabi ko, hindi ko uyon. Balik. Saan naman ni Bayahat? Balik pangutana ha, balik pangutana. Sige. Sige, sige, balik pangutana ha, balik pangutana. Sa Mateo, this is size, this is size. Akong i-premise ha? Akong i-premise, kaya ni anak man ka nga ni gawas good kuno sa baba ni Kristo ang Baptist Church sa Mateo, this is size. So, okay, ako ning i-premise ha, basahon ako. O ako nag-ingon usab nga ha kanimo nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni ining dakong bato, ako mutukod sa akong iglesia. Ang pangutana, mooyon ka ba ni ini tungod kay dili mabasa? O dili ka mo yung tungod kay namakaka? Pili. Ay, mali ka. Pala sa yung tanong mo. Objection. Bakit mo ako pa? Objection, Mr. Moderator. Objection. Pala sa yung tanong mo, pala sa sabi niya, papauyunon doon niya ako kasi namakaka ako, walang ganun. Pala sa yung tanong mo. Pala sa yung tanong mo, wala akong pangmakaka. Objection, Mr. Objection. Objection, Mr. Moderator. Wait, sirado yung tanong nito. Wait, wait, wait. Okay, okay. Okay, go ahead bro James, bro James, go ahead. Ang project ko kami sa sabi niya, dili ka ba musang ayon kasi na musang ayon ka ba na walay nakasulat? O dili ka musang ayon na walay nakasulat kasi na makaka? Teka muna, bakit mo ko pa sasang ayonin sa na makaka ko? Walang ka doon. Pala siyong kanyang tanong, Mr. Moderator. Wala kong isa na makaka. Wala kong isa na makaka ko. Magtanong ka ng maayos. Okay, okay. Sayusin mo yung tanong mo. Okay, okay. Mr. Moderator, okay. Ang akong pangutana, ha? Papilihan ahead, bro, Jay. Na ako siya, Mr. Moderator. Mr. Moderator, counter objection, ha? Ako ra siyang papilihan ni Mr. Moderator. Ako ra siyang ipapili. Kaysa Mateo 16:18, ha? Muuyon ba siya, dire? Sa Mateo 16:18, nga walay mabasang Baptist Church. O dili ba siya muuyon tungod kay namakak siya? Kana Mr. Moderator, papili as siya Mr. Moderator. Yeah, tabag ko no brother James. Sabi ko nga, moderator time, yung, moderator. Anong, sige. Okay. Okay na yun. Sige, moderator time. Okay, matagal ko na po napansin tong ganitong mga strategiya. Oh. Pero wala pa po tayong nilagay na rules na ganito. Alam ko nga kung sino nga source nito ng ganitong mga strategiya. Kopya-kopya to ito ng mga gaya-gaya to ito ng mga strategiya sa mga tanong. Alam ko to kung saan to galing. Ito ay natatawag din search ko ito kung saan ito kung ano ito sa rules ng sa fallacy ay ito ay considered as complex question. No, complex question. Pero ganito mag next question tayo. Mr. Moderator. O nga ito. Mr. Moderator, listen kay namin. Mr. Moderator,
Lisod kay na Mr. Moderator nga dili siya mo tubag atong akong pangutana, Mr. Moderator. Ha? Lisod kay Mr. Moderator dili siya mo tubag sa akong pangutana, Mr. Moderator. Papilian ra man ako siya, Mr. Moderator. Okay, okay. Okay, go ahead Bro James, go ahead Bro James. Mr. Moderator, lahat tayo dito may karapatan, ano? Hindi siya pwede siya lang masunod. Ano kay ko authority ka dito? Siyempre bibigyan ako ng moderator ng karapatan kung bakit nasabi ko na pala si. Nasabi ko, Mr. Moderator, na pala si yung kanyang tanong. Kasi nga, yung kanyang tanong, wala sa aking tindig na nagsisinungaling ako. Wala akong tindig na nagsisinungaling ako. Ang sabi ko, mayroong Baptist Church doon. Pala si yung kanyang tanong, dapat mag-miss question siya. Magtanong siya ng according sa aking paniwala. Kasi wala akong paniwala na nagsisinungaling ako. Magpapaniwala isa nagsisinungaling ako. Wala akong ganong tindig. Ayusin mo yung tanong. Mau gani, kaya huwag magkakamamakak. Huwag magkakamamakak. Tubaga ang akong pangutana. Huwag magkakamamakak. Pili ato. Multiple choice man to. Pili ato. Asa man ka? Pili ato ang duhabi. Moderator, nagtatawag ko. Mabuli ka sa moderator. Okay, moderator's time. Next question tayo, bro. J. Carlo, next question. May rules tayo na kapag sa dalawa or tatlo na ano, kung hindi kayo magkasang-ayon, pwede tayo next question natin to para hindi na, para maiwasan po natin tong ano. Okay, next question po tayo. Mr. Moderator. Pasaman, Mr. Moderator. Next question. Mr. Moderator, onsa man na Mr. Moderator na. Hindi kayo nagkasangayon. Sige, next question, Mr. Moderator. Okay, next question kay dili niya tubagon. Mao ba na Mr. Moderator? Palasi ka kasi. Hindi, magtanong ka. Palasi. Nagkasangayon. Okay. Sige, yun lang, Mr. Moderator. Okay. Arita, balikan dika. Arit diri sa Mark. Arya, balikan dika sa Mark, ha? Marcos, this is size. Wala ko mangutana o Grigo, ha? Dili ko sa Grigo. Wala ko mangutana anang Grigo ni mong gibasa. Arit ko sa Mark 16:16. Marcos, this is size. Nagkanayon din, he. Siya nga nagatuo o gibautismuhan maluwas. Unsa may mabasa diri, gibautismuhan maluwas o Baptist Church? Base nining akong gibasa nga Biblia, gibautismuhan aron maluwas o Baptist Church? Betobag, base aning mabasa diri? Ang sagot, both, no? Both ang sagot kasi bautismuhan para maluwas at Baptist he isotesitay sa Greek, no? Kaya kung ikaw ay magpakipagdebate, huwag kang say one-sided lang. Pumunta ka sa original. Na para mong pinuprove sa amin ngayon eh, na mahilig ka sa mga peke eh. Nakasandal ka sa mga peke. Siyempre, sa Bisaya, bautismuhan, at sa Greek, baptise is na ulong ni Kristo yung baptise is. Di ba ikaw na umamin noon? Ikaw na umamin na ulong ni Kristo yung baptise. Ginagulo ba yung sagot mo? Okay. Sunod pang utana. Wala na bro. So, ato pa? Wala na. Oh, sige. Salamat. It's over. Okay, go ahead. Bro J, 10 minutes. Okay, salamat mga kahigalaan o mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, no? Mga higala o mga suki nga tigtanaw ni ining na live. Mga igsuon, kamo na lang yung mag timbang-timbang ni ini. No, kinsay nagsultis tinuod o kinsay namakak, no? Mao na mga higala, ako gyud ning gipang-ukay, ako man ning gipanglista iyang mga ulato. Ako man ning gipang-sulat kini ang mga sitas nga gipanglatag, no? Mabasa ba diri mga igsoon asa to? Dara. Diri sa maong mga sitas nga iyang gipanglatag mga higala. Mabasa ba dinhi nga nagtukod si Kristo, no? O Baptist Church? Wala. Marcos 16:16 mga higala. Balik ko, nag-iapunin ako mga higala para musood yun sa inyong alimpatakan. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Nakanayon diri. O siya nga nagatuo o gibautismo. Asa may Baptist Church diri? Sa Marcos 16:16 mga higala, wala yun tayo mabasang Iglesia Baptist. O bisag basahon pa ninyo sa English nga Biblia, walay mabasa Baptist Church. Sa Bibliyang Binisaya, wala tay mabasang Iglesia Baptist.
Baptista o unsa pa nang bautismo diha unsa ra diha. Wala gyud mabasa ang Iglesia Baptist mga higala. Pare nga basa. Busa kay walay mabasa mga higala o mga kaigsuonan. Dili day ni gikan sa Biblia. Kun dili gikan ra ni sa baba ni Brother James. Pulong ra na gikan niya mga higala. Pulong ra na gikan niya. Dili na gikan sa balaang kasulatan mga igsuon. Hindi galing sa banal na kasulatan. Galing po sa bibig ng ating kapatid na si Brother James. Ha? Hindi niya pinatindigan na si Kristo nagtayo ng Iglesia Baptista o Baptist. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ha? Itatayo ko ang aking Iglesia. May sinabi ba siya na itatayo ko ang Iglesia Baptist? Wala siyang sinabing ganun. Karon, kay wa man siya makasulti, wala man musulti si Kristo tukuron ko ang Iglesia Baptist. Nga ako siyang gipangutan, naabay mabasa diyang Baptist? Tukuron ko ang Iglesia Baptist? Wala kay mabasa ni ana. Busa kay wala kay mabasa Brother Jim. Hunahuna ra na nimo. Gikan ra na sa imong hunahuna. Gikan ra na sa imong mga baba Brother James. Wala kay mabasa sa Biblia eh. Ha? Bisa tag-imo pa ning balibaliho ni basang Marcos 16:16. Wala kay mabasa din ha, Brother James. Iglesia Baptist, mga higala. Ang mabasa, gibautismuhan, aron maluwas. Muna'y mabasa din ha, oh. Dili kay Iglesia Baptist. Ha? Lipat-lipat man ang iya, ha? Lipat-lipat ang iyang gihimo. No, lipat-lipat. Mutubag kung nuhay siya kategorikal, pero kung imong hinglon, imong basahon ang iyang sitas, wala'y mabasa dito Baptist Church o Iglesia Baptista. Wala'y mabasa. Ang mabasa mga higala, gibautismuhan maluwas. Muna'y mabasa. Iglis, gibautismuhan maluwas. Oh, ang gibautismuhan maluwas. Diingon ba diha Iglesia Baptist? Wala. Eh. Sa Bisaya mga higala, wala gyud kay mabasa Iglesia Baptist. Sa English Bible, wa po kay mabasa Baptist Church. Unsa pa na diha? Sa Greek, wa po kay mabasa diha mga higala. Ha? Wala lagi mabasa mga igsuon. Mao na pagbantay mo mga igsuon, gilipat ra mo ni Brother James, no? Iyara nang lipat-lipat mga higala. Pagkabasa niya Baptist, kanang Baptist, no? John the Baptist, Iglesia Baptist na dina? Iglesia Baptist na ba dina? Wala tay problema ana nga si John, gitawag siya John the Baptist. Dili kay kanang iyang pagkabaptis ni John, dili kay Iglesia Baptista. Ana kasabot ka Brother James? Walay problema ana nga si John the Baptist, gitawag og Baptist. Dili kay si John, gitawag og membro sa Baptist nga simbahan. Ah, di ba? Ana sabtan nimo Brother James? Ginganlan siya og John the Baptist kay magbubunyag man siya. Ha? Magbubunyag siya. Dili kay siya gitawag siya John the Baptist tungod kay membro siya sa Iglesia Baptist. Ah, nasabtan nimo? Dako man nagkalahian. Oh, nganong gitawag man si John the Baptist, si John og Baptist tungod kay siya magbubunyag. Ah, karon. Lahi ka nang muingon ka nga si John membro sa Iglesia Baptist. Wala siya mamimbro og Iglesia Baptist. Oh, wala man ni kasabot si dinhi sa Lagya. Ah, dinhi sa Lagya? Matod pa nimo, gitubag man lagi nimo. Wa man ni ka kasabot, brother. Ang pag-ingon nako, walay problema nga si John the Baptist ginganlag Baptist. Kay nga naman, ginganlan siya Baptist dili kay tungod kay membro siya sa Iglesia Baptist o membro siya sa Baptist Church, dili na mao. Ginganlan siya John the Baptist tungod kay magbubunyag si John mga higala. Sabtan nimo. Oh, karon mga kahigala ug mga kaigsuonan. Moto, wala na ko siya gitubag katong una niyang pangutana. Ah, uyon ka ba nga sa wala pa si John Smith? Na si John the Baptist, Baptist na? Oh, di ba? Di pa nga itubagon, kaya nga naman, wala man astima. Dapat magkatunta, Brother James, dapat magkatunta o pangutana nga pinasubay sa tima ayon sa paksa. Oh, unsa may gamit na to anang tima kung dili ka mangutana base sa tima. Dapat magtanong ka base sa ating tima. Dapat mangutana ka, magtanong ka base sa atong tima. Okay? Dili ka mangutana nga base sa dili na to tima.
Oh, di ba? Ana ra na kasimple, Brother James. Kini si dinis lagi ya. Asos. Matot pa kuno niya, aku ra kuno gitu, aku ra kuno gitu bag. Sa gitu bag, wa di ka kasabot, Brother Dinis. No? Wala tay lalis lagi ana nga si John the Baptist gingan nagbaptis. Dili kay tungod kay membro siya sa Baptist Church, kun dili gingan lang siya John the Baptist tungod kay magbubunyag siya. Mao ra nay rason. Mao nay rason nga gitawag siya John the Baptist. Dili kay gitawag siya John the Baptist tungod kay membro siya sa Baptist Church. Nasabtan nimo, Brother Dinis, talagi ya. Ana ra nakasimpor, Brother Dinis, talagi ya. Ha? Ana ra nakasimpol mga igsuon ug mga kahigalaan, mga igsuon. Mao na mga higala, ako gyuning gibalik-balik og pangutana kining Marcos 16:16. Wa na ko mudagag laing sitas? Wa na ko mudagag og laing padihag mga unsa padihang mga sitas sa Biblia? Ako siyang gisundan sa mga bersikulo nga iyang gigamit. Sa mga bersikulo nga iyang gigamit, mga kahigalaan og mga kaigsuonan, wala gyud tay mabasa diri mga higala sa Bisaya nga Biblia, nagtukod si Kristo og baptist. Wa gyud tay mabasa ni ana. Oh. Ako siyang gipangutana paganina. Una pa lang namong barog, ako siyang gipangutana. Mooyon ka ba, Brother James? Kung dili si Kristo mo ay mamulong ni ana, dili na tinuod nga simbahan? Ingon siya, oyon ko ana. Karon kay ni oyon man ka, Brother James. Naa ba tay mabasa sa Biblia litra por litra nga namulong si Kristo, tukuron ko ang Baptist Church? Asa man kakabasa ni Anas Biblia? Di kakabasa Anas Biblia, ay. Gawas kong mangilad ka, ingon yung kagnaa, bisag wala. Ha? Sa Mateo 16:18, niingon si Kristo, I will build my church. Diyan na ba siya? I will build my Baptist church. Wala siya mo ana, oy mga higalag, mga kaisunan. Wala mo ingon si Kristo, I will build my church. I will build my Baptist church. Diyan na ba si Kristo? Wala mo ana si Kristo. I will build my Baptist church. Wala mo ana si Kristo. Ang giingon ni Kristo, I will build my church. Wala siya mo ingon, I will build my Baptist church. Wala mo ana si Kristo, mga higala. Muna nga ako siyang gipangutana paganina, no? Ako siyang gipangutana paganina. Kung dili si Kristo mo'y mamulong ni ana, tinuod ba na nga simbahan o dili? Ingon siya, dili. Akaroon, nigawas na mga higala. Nigawas na mga higala nga kaniding Baptist church, dili ni matuod, di na tinuod. Kaya nga naman, kay wala mamulong si Kristo nga magtukod ko og Baptist church. Busa kay nitubag naman si Brother James, basta dili si Kristo may mamulong, bakak na siya. Karon namulong ba si Kristo magtukod ko og Baptist church? Wala mamulong si Kristo ni ana. Busa kanang Baptist church dili na tinuod nga simbahan. Kay nga naman, kay wala mamulong si Kristo nga magtukod ko og Baptist church, mga higala. Mao na mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mao na ipamalandungin mga igsuon, no? Ayaw mo pailad. Ayaw mo pailad anang malipat-lipatong pulong. Ha? Kulusas 2:8 mga higala. Ayaw mo pailad anang mga malipat-lipatong mga pulong, mga igsuon. Dunay mga pulong nga malipat-lipaton. Ha? Na may mga pulong nga malipat-lipaton. Lipat-lipaton lang kas mga istorya, lipat-lipaton lang kas tubag. Yes, na ako may mabasa. Ana ba siya? Na ay mabasa. Na, inibasa na to, wadi ay. Ana ra na mga igsuon, kasimple mga igsuon. Okay, wala na tayong Brad. Okay. 7 minutes cross-examine, 7 minutes. Bro James, ready na ba, Bro James? Ready, bro. Ready na. Okay? Okay. Yeah, okay. Set na? Okay. Go ahead, bro. Okay. Paminaw, bro. Paminaw, Brother G. Carlo, para makamanta. Para matapos tayo. Una kong tanong sa'yo, bro. Andiyan ka ba? Andiyan ba siya? Bro, G. Carlo. Okay. Una kong tanong sa'yo. So, ang sabi mo kanina... Sige, bro. Pangutan mo. Ang sabi mo kanina, kaya Baptist, kaya matatawag na Baptist, kasi nagbabautismo or nagbubunyag. Tama ba yun? Sinabi mo? Tubag. Sakto yun to. Ang akong gipamulong, gitawag ka og Baptist tungod kay magbubunyag. Pero wa magpasabot nga si John the Baptist, gitawag siya John the Baptist tungod kay membro siya sa Baptist Church. Dili na tinuod kay wala pa'y Baptist Church dito sa panahon ni John the Baptist.
Ginganlan siya og Janda Baptist tungod kay magbubunyag siya. Oh. Sunod na pangutana, Brother James. Okay, so kung ang nagbabautismo ay kaya siya Baptist kasi nagbabautismo, no? Ang tanong ko, ang mga apostol po ba ng Panginoong Hesukristo, nagbabautismo rin po ba sila? Yes, nagbabautismo, pero wala sila mamimbro sa Baptist Church, ha? Timani, ha? Ang mga apostoles, nagbautismo sila, pero wala sila mamimbro sa Baptist Church. Kaya nga, no? Kay wala pa'y Bible Baptist Church, ay wala pa'y Baptist Church sa panahon sa mga apostoles. Wala pa'y Baptist Church sa panahon sa mga apostoles. Kay kanang Baptist Church, nagsugod lang na sa 1609, bago lang na niabot. Sunod pangutana, brother. Okay. So, kung ang sabi mo, kaya Baptist kasi nagbabautismo, tapos ang mga apostol nagbabautismo, at ang sabi mo, ang nagbabautismo ay Baptist. So, tanggap mo nga na ang mga apostol ay Baptist. Yes or no? Wala na kita'y problema ang mga apostoles. Yes, Baptist, no. Kaya nga naman, no. Yes, kaya namunyag lagi sila. Gito pa, Mr. Moderator, akong gito ba? Walay problema, anak. Walay problema, anak. Yes, na, walay problema. Yes, Mr. Moderator. Bro James, go ahead. Anong objection mo, bro? Bro, ang tanong ko sa kanya, bro, yes or no? Yes or no? Anong walang problema? Okay, tubag na ko. Makinig ka nga. Okay, tubag. Nakikinig. Tubag na ko. Ulitin ko ba? Sa tanong? Ulitin ko? Okay. Sige. Balik ka. Kay balik ko kung tubag. Makinig ka nga. Maayo. Makinig ka ng maigi. Ang sabi mo kasi, ang kaya Baptist kasi nagbabautismo. Sabi mo yan eh. Tapos ang mga apostol, nagbabautismo. Tapos ang nagbabautismo, sabi mo, Baptist. So, kung ganun, kung ang nagbabautismo ay Baptist at ang mga apostol nagbabautismo, tanggap mo ngayon na mga apostol ay Baptist. Yes or no? Tubag, yes lagi, Baptist kay namunyag sila. Pero dili sila membro sa Baptist Church. Kasabot ka? Dili sila membro sa Baptist Church. Kay tungod kay wala pa ay Baptist Church sa panahon sa mga apostoles. Kay ang Baptist nagsugod na 1609. Ginganlan sila og Baptist tungod kay magbubunyag man sila. Dili kay membro sila sa Baptist Church. Nasabtan ni mo, Brother James. Ano rin nakasimple? Next question? Okay. So, next question. So, tanggap mo sa live ngayon ng mga apostol ay Baptist. Yes or no? Mr. Moderator, gitubag na nako, Mr. Moderator. Dili na, Mr. Balik ko niya. Kay gitubag na nako. Moderator, dapat sumagot niya. Kay karapatan ko magtanong. Karapatan, dapat sagutin niya yung aking tanong. Categorically. Ikaw naman, no? Gitubag naman ako. Kahit na, sagot mo lang. Yes or no? Okay. Bro, James, tubag ka or... Ano naman? Time? Tubag lang siya. Yes or no? Tubag. Mutubag ko, Mr. Moderator. Okay. Sige, ulitin mo. Makinig ka na maigi. Kako naman, no? Makinig ka na maigi. Sagutin mo yung kategorikal. Ang tanong ko, tanggap mo nga ngayon sa live ng mga apostol ay Baptist, yes or no? Yes, lagi tanggap, lagi ko. Dili tungod kay membro sila sa Baptist Church. Ha? Muna akong tubaga. Oyon ko, dawat ko nga mga apostoles, gitawag sila Baptist tungod kay magbubunyag man sila. Dili kay tungod kay gitawag sila og Baptist tungod kay membro sila sa Baptist Church. Nasabtan nimo. Kay wala pa Baptist Church sa panahon sa mga apostoles. Kay ang Baptist Church nagsugod na 1609, busa ang ilang pagka-Baptist tungod kay magbubunyag sila. Okay, nasabtan nimo, Brother James. Next question? Okay. So, kung ang mga apostol ay Baptist, tinitindigan mo ngayon na mga apostol ay Baptist, yes or no? Ito bang na ganito ikaw? Yes or no? Hindi ikaw ko naman, no? Tanggap. No. Kaya nga naman, kaya dili sila membro sa Baptist Church. Dili. No, ako kita bang, no? Kaya dili sila Baptist Church. Akong gingon, Baptist ang mga apostol ay tungod kay magbubunyag. Pero dili sila Baptist Church.
Oh, mo nang akong giingon nimo ngano, kay dili sila miyembro sa Baptist Church. Oh, di ba? Ana ra naka simple Brother James. Next question. Oh, kaya nga eh. Ang sabi ko, tanggap tinitindigan mo nga ng mga apostol na magbubunyag kay Baptist. Tinitindigan mo nga na sila ay Baptist na nagbubunyag. Baptist nga na nagbubunyag. Tinitindigan mo nga na mga apostol ay magbubunyag. Teka muna, ikaw naman nagtatanong. Kulbaan naman ka, eh. Paminaw lang, eh. Clarification lang ba? Bahala na ko. Kulbaan, eh. Bahala na ko magsagot. Oh, makinig ka lang. Huwag ko makulbaan, brother. Oh, makinig ka lang. Huwag mo na sumabaw. Paminaw sa bro. Clarification lang naman, bro. Clarification lang. Ang ako pong tanong, unsa mga baptist imong pasabot? Baptist ra ba o Baptist Church? I-clarify lang ba? Sabi ko, Baptist. Baptist. Okay, kaya nga. So kung Baptist, tinitindigan mo nga ng mga apostol ay Baptist. Tinitindigan mo nga, yes or no? Wala lagi tayo problema, lagi anak, lagi. No, yes, yes. Ayun. O, gito. Gito bang naganiti ka? Gito bang nati ka? Yes, may problema na. Baptist sila. Pero dili tungod kay membro sila sa Baptist Church. Baptist sila tungod kay magbubunyag sila. Anara na ka-simple, Brother James. Oh, pero timaniya, istudyo si muna huna. Dili sila Baptist Church, ha? Kung dili, Baptist sila tungod kay magbubunyag sila. Oh, sunod pang utahan na, Brother James. Okay, kung ang tindig mo ay ang mga apostol ay Baptist, ang tanong ko sa iyo, ang mga apostol ba, membro, yung mga apostol bang Baptist na sinasabi mo, membro ba sila ng church na tinatag ni Kristo o hindi? Tubag, hindi. Hindi sila membro ng Baptist Church, ang mga apostol. Kay tungod, kay wala pa ay Baptist Church sa panahon sa mga apostoles. Ha? Wala pa ay Baptist Church panahon sa mga apostoles. Kay ang Baptist Church, na niabot ra na 1609, Brother James. Okay, nasabdan ni mo, Brother James. Next okay. Question. Okay. Oh, ang tanong ko sa iyo, yun bang mga apostol? Members, member ba? Yung mga apostol ba, member ba sila ng church na nasa Bible? Yes or no? Mr. Moderator, nakalayo na mistima, Mr. Moderator. Okay. Nakalayo na mistima. Bala na eh. Okay, wala mo na sa tema, okay. Mr. Moderator. Okay, Bro James, yung tanong mo ay ano? Ang mga apostol ba ay member ng church? Yun lang, yan. Church? Member ng church? Ah, ano? Na nasa Bible. Yung mga apostol ay member ng church na nasa Bible? Nasa tema yun. Mr. Moderator, unsa man ang ika Mr. Moderator, eh roll ana. Unsa man? Kay para na ko di man ngay tubagon. Bro. Okay, moderator time. Member ba ng church na nasa Bible? So, sa ngayon bro ay parang ano, parang natatawag yung tanong mo is abroad kasi si Bro G. Carlo ay naniniwala naman na yung church diyan na nauna ay Catholic at sayo din ay Baptist. So, parang ano, parang broad, parang nasa dalawan sa inyo. Iiwan ko kung sasagot si Bro Di Carlo na yes, tapos Routine lang niya. Mr. Moderator, counter objection ba? Counter objection. Ang iyang pangutan na Mr. Moderator, layo na nasa tema. Wala mami magtima kung ang mga apostoles, membro ba sa church? Dapat ang iyang ipangutan na kanang iyang relihiyon ang ipasakupan. Pamatod eh, Brother James, nga kanang imong Baptist Church tinuod na ayaw pagdagas mga apostoles. Sabi ko kaya wala magtima sa mga apostoles. Sabi ko nga, oo, napamatudan ko na nga, kaya nga kita tinatanong eh. Inamin mo na nga ng mga apostol Baptist eh. Ngayon tinatanong kita, yun ba mga apostol member ng church na sa Bible, yes or no? Okay. So, Mr. Moderator. Okay, moderator time. Okay, naintindihan ko rin kay Bro James, so ganito na lang. Okay, go ahead bro. G. Carlo, last objection, bro, Jay. Mr. Moderator, iya pangutana, dili subay sa tima, sa ag nga utana, busa dili ang ito bagon. Kay wala mi magtima kung ang mga apostolis ba, membro ba sa church, ha? Wala na sa among tima, Mr. Moderator. Okay. So, ano na lang, bro? James, wala tayong magawa, bro, James. Question na lang tayo. Para madali po tayo, proceed po tayo. Last question, Bro James. Bro James, last question. Last question. Sige. Okay. So,
So, ang sabi mo kanina, ang mga apostol ay Baptist at tinitindigan mo na sila ay Baptist. So, tanggap mo ngayon na meron ng Baptist at yun ay mga apostol sa New Testament Church. Tanggap mo nga. Yes or no? Tubag, tanggap ko mayroong Baptist pero hindi Baptist Church. Ah, okay? Baptist, sama ni John the Baptist. No, kay magbubunya man si John. Pero dili Baptist Church, ha? Dili Baptist Church, lahi ng Baptist o Baptist Church. Dapat ang imong ipangutana subay sa tema, kay ang imong tema Baptist Church, dili kay Baptist Church. Oh, dapat ka na mo imong basahon litra po litra. Okay? Next picture? Mana. Okay. Conclusion na ba? Conclusion? Conclusion. Uwi na. 5 minutes. Uwi na. Conclusion. 5 minutes. 5 minutes. Sino mauna? 5 minutes conclusion. Go bro. Go ahead, Jay. Ako na mauna. Alright. Sige. Okay. Hallelujah. Yes, Lord. Masya Gadol. Puri ng Panginoon. At ang ating kausap ngayon ay inamin niya na ang mga apostol ay Baptist at tanggap niya na meron na palang Baptist sa New Testament Church at yun ay mga apostol. Saan mo papatunayan mo sa tema na ang Baptist Church ay nasa Biblia pero ang mga Baptist ay nasa New Testament na? Pambihira ka naman. Ba't ka pa nagtanong? Ikaw din naman ang aamin. Di ba? Ito inaasar ha? Pero yung kasing ano mo eh, yung kasing tawag ba dyan yung palusot mo ba? Yung palusot mo na wala dong Baptist Church na tinatag ni Kristo. Ngayon, papamalian natin yon. Kung walang Baptist Church na tinatag ni Kristo, bakit ka umamin na mayroon ng Baptist sa New Testament at mga apostol yun? Hindi ba ito nagtatag ng mga apostol si Kristo? At sabi mo, apostol ang mga Baptist. At Baptist ang mga apostol ay Baptist. Ikaw naman, oh. Loko mo ako. Eh. Akala ko ba walang New Baptist sa New Testament kasi kay John Smith lang lahat. Tapos ikaw, bandang huli. Ang sabi mo, mga New Apostol ay Baptist na meron na pala ng Baptist sa New Testament Church. Church mismo yung tanong ko ha. New Testament Church. Sabi niya, meron ng Baptist. O, sila yung mga Baptist. Ang mga Apostol ay mga Baptist. Sabi mo, ayun bang mga Apostol, member ng Church? Ay, wala ko'y labot niya. Wala ko'y labot. Nakunsa naman ang pala. Nataan na. Dili na, pwede na. Eh kung maingon kag sila Baptist, membro ba sila sa church? O, dili ka pwede maingon. Hindi ka pwede magingon nga dili sila member. Kaya member yun na sila. Dili ka pwede mo kontra sa mong kuba. Dapat maingon yun ka ang membro yun sila sa church. Sabihin mo talaga yun. Eh kaso, nagwala na kay labot. Hindi pwede yan. Ang bihira ka sabi mo, walang Baptist sa Biblia. Pero ang mga apostol, Baptist, at may Baptist na sa New Testament. Walang Baptist. Pero may Baptist sa New Testament. Member ko sila ng church. Wala ko ilabot. Hindi pwede yun. Ano yun? Hindi ko ma-figure out yung stand mo. Ako, napi-figure out ko. Merong Baptist sa Biblia. Inamin mo na mga apostol Baptist. Ang Baptist sa isipulong ni Kristo. At meron ng Baptist sa New Testament Church. Ikaw na po ang umamin. Wala na akong dapat papatunayan. Hindi para magmayabang ako ha. Hindi yun. Kasi ang debate po ay paghahayag ng katotohanan. Kung nasasaktan ka man aking pagpananalita, humingi ako ng paumanhin kung ano man yung mga sabi kong masasamang salita. Pero ito po yung debate ng pinapatunayan natin dito. May mga argumento kasi ito. At the end of the day ho, tayo po ay magkaibigan. No? Tayo po ay magkakamayan. Personal lang to. Tayo po ay magkakamayan. Hindi po tayo mag-aaway. No? Talaga, mainit po talaga ang debate. Pero nakita natin yan, nahayag po sa oras na ito, nahayag po. No? Kung sino po ang true church. Kasi kung merong Baptist sa New Testament at ang New Testament ay true church, therefore ang Baptist ay true church. Saan ang galing ang sagot? Galing mismo sa Roman Catholic defender na si Jay Carlo ang sagot. Ngayon, pagsasabihin niya mamaya, hindi naman sila Baptist church, hindi naman sila membro ng Baptist church, eh bakit mo sinabi na meron ng Baptist sa New Testament church? Paano ka ngayon magpapamali niya? Sabi mo mamaya, hindi sila membro ng Baptist Church, kasi 1611. Tapos ang sagot mo, meron ng Baptist sa New Testament Church, kasi yun ang tanong ko, New Testament Church. Paano yan ngayon, Brother Carlo? Saan ka kukuha ng pamukusatan, kukuha ng pag-repute mo yan? Kapag in-repute mo yun, dalawang mangyayari sa'yo, kinukontra mo yung sagot mo, at or di ka seryoso sa sagot mo. Kung seryoso ka sa sagot mo, hindi mo sa kukontrahin sa conclusion. So, agree ka na sa amin.
agree ka na sa amin kasi ang paniwala namin, baptist ang mga apostol at members sila ng New Testament Church. Ganun din pala ang paniwala mo. Yes din pala na mga apostol ay baptist at members sila ng New Testament Church. Pareho na pala tayo ng paniniwala niyan. Pareho na pala tayo ng paniniwala niyan. Hindi pala tayo magkaiba niyan. Naniniwala pala ang mga Roman Catholic na mga apostol ay baptist at members sila ng New Testament Church. May baptist na sila ng New Testament Church. Pareho na pala tayo ng paniniwala niyan. Kasi ganun din paniniwala niyan. Pagkapareho lang pala tayo, akala ko tutul ka sa Baptist Church, pareho na pala tayo ng paniwala. No? Pareho na. Kaya po rin ang Panginoon, nahayag ang truth, no? Na Panginoon mismo ang kumilos, na may mahayag kasi hayag ng Panginoon ng lahat ng bagay. O meron na pong nag-emotional damage na Katoliko. Sabi niya, bugo daw ko, bugo ka, dili ka, kasabot, luya ni mo. Ayan na po yung patunay na nasasaktan na ho sila eh. Na nag-emotional damage kasi minumura na ako. Huwag ganon. Tanggapin niyo ang sagot ng inyong kapatid kasi siya nang umamin na baptis sa mga apostol at members sila ng New Testament Church. Ba't niyo umumurahin? Siya nang nagsabi, siya nang sumagot, siya nang umamin. Diba? Tama naman. Ay, malang, smile. Peace be upon you in Christ. Time. Salamat po mga kapatid. Salamat po lahat. Okay, iwasan po natin dyan ang mga personal. Bro, Kwan, warning bro, bawal po tayo mag-personal diri. So, ayaw na ang bugo. Bahala din yung nandiyan mong wala kasabot. Basta kay ayaw na mga personal. Warning. So, bro, Jay Carlo, 5 minutes bro, Jay. Conclusion. Okay, salamat Mr. Moderator. Mga igsoon, mga higala, lipay kayo ang akong kaatbang. Kay gatuon niyag nipabor ko sa iyahang baruganan, nipabor ko anang iyaha. Mga igsoon, ang akong giingon niya nga mabasa nga John the Baptist o ang mga apostolist Baptist, kay nga naman kay magbubuniyag man sila, wala kumingon nga si John o ang mga apostolist membro sa Baptist Church. Nasabtan ba nimo? Lahi man na Brother James ang Baptist o Baptist Church. Kay kanang Baptist Church, simbahan sa Baptist. Okay, nasayot ka Brother James. Walay problema lagi anak lagi ang mga apostolis Baptist. Kay nga naman, kay magbubunyag man sila. No? Si John, gitawag og John the Baptist. Tungod kay magbubunyag si John. Pili kay tungod kay membro sila. Tungod kay dili tungod kay membro sila sa simbahan sa Baptist o Baptist Church. Ano ra na ka simple Brother James? Yan ni uyon ko noko. Wala mang gumuuyon. Unsa ang pag-uyon na kumuuyon ko anang Baptist Church, Baptist Church nga wala man ganay tay mabasa diha sa Biblia nga Baptist Church. Basa sa Mateo 19:18. Niingon ba si Kristo magtukod ko og Baptist Church? Wa gyud say mabasa diha. Niingon si Kristo, niingon ba si Kristo, I will build my Baptist Church? Niana ba si Kristo? Wala. Katong imong gigamit, Marcos 16:16, mabasa ba dito nga Baptist Church o Iglesia Baptist? Mabasa ba dito sa imong sitas? Wala. Niya, moingon kag muuyon ko. Di ko muuyon, ana, oy. Muuyon ko, ana, nga tinukod naman na ni John Smith. 1609. Muna mga higala, 1609. Natukod na ang Baptist Church 1609. Muna mga higala, no? Busa dili na tinuod mga higala nga niuyon kuno ko nga ang mga Apostolic Baptist Church. Wala ra ba kumingon mga higala nga niuyon ko nga ang mga Apostolic Baptist Church. Ang akong giingon ang mga Apostolic Baptist tungod kay magbubunyag sila, no? Joker dyan ni atong isuunda si Brother James. Joker dyan ni Kaisiya. Ang akong pag-ingon nga ang mga apostolis Baptist tungod kay magbubunyag sila. Dili kay tungod kay membro sila sa simbahan sa Baptist. Kay wala pa'y Baptist Church sa panahon sa mga apostol. Kay ang kanang Baptist Church 1609 ra na nabot. Kay kung doon na pa'y babasa kung kanang Baptist Church na apanas panahon sa mga apostol, mabasa unta na nimo sa Biblia. Kay kanang Biblia panahon mo na sa mga apostolis. O sige, basahin ko na ko diha sa Biblia, be. Nga Baptist Church.
Ne, digyo ka kabasa ni ana, litra po litra, maupaw na lang ka Brother James, digyo ka kabasa ni ana nga Baptist Church mga higala. Ang akong giuyunan ang mga Apostolic Baptist, dili kay Baptist Church. Okay, nasabtan ba rin mo Brother James, ayaw to isa ang akong tubag. Ayaw to isa. Ha, ayaw to isa ang akong tubag. Mao na mga higala ug mga kaigsuunan, ang akong kaatbang si Brother James, wala gyud siya kapuntos. Wag yun siya kapuntos ni ining among debate karon. Kaya nga naman, hangtod karong orasa, hapit na lang minahuman, wala yun siya nabasa na nagtukod si Kristo o Baptist Church. Katong mga tekstong nga iyang gigamit, Marcos 16:16, walay mabasa dito nga Baptist Church. No, walay mabasa dito Baptist Church. Kanang iyang pag-ingon nga ni angkon kunuko nga mga Apostolic Baptist Church, dili yun na mo'y akong gipamulong. Ang akong giingon ang mga Apostolic Baptist dili kay Baptist Church. Unsa may katarungan nganong ang mga Apostolic ginganlag Baptist dili tungod kay membro sila sa Baptist Church kundi ginganlan sila Baptist tungod kay magbubunyag si ang mga Apostolic. Like ni John sama ni Juan gitawag siya Baptist Church ay Baptist Church naman Baptist no kay tungod kay magbubunyag siya. Juan nga magbubunyag mo na ibot pasabot sa ining John the Baptist, Juan magbubunyag. Ano rin ang mga igsuon? Ha? Muna mga higala o mga kaigsuonan, nga kini ang akong katbang karon mga igsuon, wala gyud siya ka pabarog sa iyang tema. Nga pamatud-an niya nga ang true church, ang Baptist. Nga wala man gyud tayo mabasa mga igsuon, hapit na lang minahuman, wa man gyud miingon si Kristo, magtukod ko og Baptist Church. Ang giingon ni Kristo, I will build my church. Wala siya miingon, I will build my Baptist this church. Okay, nasabtan ninyo? Muna mga igsuon, pamalandungi dyan ang mga higala. No? Sa di pa mo matupo, pamalandungi dyan ang mga igsuon. Huwag yun tayo mabasang Baptist Church. Okay, dagang salamat o maayong gabi ka na itong tanan. Okay, magpasalud tag viewers, kay mintra sayo-sayo pa, bro Peter Pinton, kinsari may pangutan ng bro, Peter. Bro. Bradley Omar, mo out to Bradley Omar, kay ga wifi ra ko Bradley Omar, hapit na sa ni mo, hurot ang akong wifi Bradley Omar, 5 ra ba ni akong gitagat sige, Bradley Omar. Sige. Okay, maying gabi. Maying gabi eh, bro. Si bro Baptist na lang imong pangutan o nani, si bro James. Uy, wala man si bro J. Ano man ang dili magiganahan si bro J nga ako ang pangutan on? Hadlock si... Hadlock si... Pangutan na lang. Huwag ka pag-debate. Pangutan na ka lang. Hadlock. Huwag ipag-debate ka. Siguro siya. Ha? O kita mo, nandito ka lang para mag-share comment. Ganun ba yung gagawin mo? Bro, James, si Bro Jay Carlo yung sinabihan niya, si Bro Jay Carlo. Pero ano naman yun? Ah, hindi na siya, ano, side comment. Go ahead. Bro, Peter, Bro James, marinig mo lang, Bro James. Bro James? Okay, ganito po, Bro Peter, i-respect lang po natin ang sagot ng ano, ng ating speaker. Uy, bawal po tayo ano mag-objection. Hayaan lang po natin kung ano yung sagot niya. So 5 question lang po para ano masatisfied po kayo. Okay. Wala so, naman si wala naman si Bro J, kang Bro J unta ko mangutana niya. Kang Bro James na lang. Bro James, ako ang pangutana nimo Bro James kasabot naman kag Bisaya. Unsa may nakasulat diya sa Biblia? Mutukod si Kristo og iglesia nga dunay kamatayon o mutukod si Kristo og iglesia nga bisan gani ang gahom sa kamatayon dili na makabuntog? Wag dili ma hindi na sila mapahamak spiritual kasi ang impierno spiritual yan. Dito sila mapahamak sa hadis. O di ibig sabihin spiritual yun, di sila mapahamak spiritual yung kanilang kaluluwa. Ligtas yun. Pwede ba nga mo pa pwede ba nga mo pakita ka sa camera Bro James kay aron nga murag nindot pud ako ang pangutana asa man ka natago man ka ay ka makita ah, okay ito na salamat ano ba gusto mo may pagdebate ka ba okay salamat sa imong hang tubag Bro James nga ito si may ginagawa ako eh ah sige salamat sa imong hang tubag Bro James kining imong hang tubag biblical ba ni nga spiritual ang gistoryahan diya sa Mateo 16:18 nga bisan ang gahom sa
kamatayon dili makabuntog, biblical ba ni? Mabasa ba diha sa Mateo 16:18 nga spiritual kamatayon? Mabasa o di mabasa? Mabasa na, mababaw naman ang tanong mo. Bakit ang lahat ba na tinuturo sa Biblia sa Mark 16:16-18 lang ba? Mark 16:18 lang ba sinasabi ni Kristo? Hindi mo ba tinatanggap ibang talata na sinasabi doon na niligtas ang kanyang espiritu sa 1 Corinto 5 upang maligtas ang kanyang espiritu? Hindi ba kasama yun sa turo ni Kristo? Hindi ganun. Ang Biblia kasi lahatin mo siya. Kaya ko sinabi na spiritual yun kasi ang nililigtas ng Diyos, spiritual. Kasi yung katawan mo, yung kanyang physical mo, mamamatay yan eh. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, doon sa 1 Corinto 5, merong mga tao na mamamatay yung physical, pero maliligtas daw yung espiritu. Basahin mo sa 1 Corinto 5:5, makikita mo. Andoon yung talata. Spiritual siya, tumutukoy. Oh. Malinaw ba? Ginasol, pumunta na. Salamat sa imuhang tubag nga spiritual, no? Spiritual. Kining gisulti diya sa Mateo 16:18, nasayod magita nga future ni. Di ba? Ay ang pulong pagatukuron is future tense. Oh. Sa pagsulti ni Kristo nga magatukuron niya ang iyang iglesia nga bisan gani ang gahom sa hadis dili makabuntog. Kinsa sa mga apostoles ang nagsulti nga natukod ng iyahang pagatukuron ng iglesia? Makahatag ka ba o teksto sa Biblia nga naay apostoles nag-ingon nga ang iyahang pagatukuron natukod na? Makahatag ka o di ka makahatag, tubag? Kategorikal. Makahatag. Si Kristo mismo nagsabi na kapag meron kayong kung meron kayong pag-uusapan, dalhin nyo sa church. Matthew 18 yun eh. Nasa Matthew 18. Basahin mo sa Matthew 18. Kung ang iyong kapatid yung may kasala sa'yo, magkipagkasundo ka at dalhin niyo siya sa church. Meron ng church eh. Bakit ang pinuno ang church? Sa acts lang nagkaroon ng church? Sa acts lang paniwala mo? Matthew pa lang may church din eh. Hindi lang sa Mark 16:18, sa Matthew 18 eh, may church din dinamit si Kristo. Babanggitin ba niya yun kung wala yun? Ibig sabihin, yung sinasabi niya, I will build my church, future yun na kung saan pararamihin niya. Kasi ikodumiyo yun, ang good word na ginamit, o ikodumiyo. Ang ikodumiyo ay ginamit sa Book of Acts, chapter 9, verse 30. Pag sinabi ikodumiyo, palalawakin. So lalo pang lumawak, andoon na, nag-exist na, palalawakin lang. Kasi ang mga apostol, doon din naman yung mga apostol, church din naman yun. Di ba? Maliban na lang kung disagree ka na ang mga apostol ay church. Maliban na lang kung disagree ka. Sunod pangutana, Bro James. Salamat kay kasabot ay ka sa akodomyo nga ang iyahang kahulugan is sa ubang version is bald, sa ubang version is modify o paligunon, sa ubang version is tunduan. Ito pa naan ang daan ang church. Okay. Uyon ka nga uyon ka sa buhat City 38 naan ay church. Uyon ka na. Church na ano yon? Hindi yung church na si Kristo yung nagtawag, kundi yun ay Old Testament yun na church na kung saan mga Hudyo yun, kongregasyon ng mga Hudyo na nasa under the law of Moses. Church din naman kasi ang tawag kahit hindi Christian church, as long as gathering siya, church yun sa Greek pagka secular. Pag in-apply mo ang secular na ecclesia, kahit anong gathering po, church po ang tawag doon, iba pa po yung Christian church sa church lang. Kapag Grego ka, kapag may nakita ka na nag-seminar sa tabi, matatawag mong church yan pag Grego ka kasi ecclesia ang Grego niyan. Ngayon, kung pag-uusapan natin, ano naman yung kay Kristo? Christian church yun. Doon, sa Old Testament, church yun, assembly yun ng mga Hudyo na nasa ilalim ng kautosan ni Moses. O, yun yung sagot ko. Okay. So, sa pangutana, bro, kay matod ni mo nga, lahi hanggang Kristo. Lahi po tong naa dito sa Old Testament. Kung kinsa man butong iglesia nga naa dito sa Old Testament, sumala sa 1 Corinto 4. Kung kinsa man buto? 1 Corinto ba o Acts? 1 Corinto 4. Ah, 1 Corinto na? Naman si Kristo atong panahon na. Naman si Kristo atong panahon na dito sa Acts 20 o Acts 7:38. Na naman si Kristo atong panahon na sa Acts 7:28. Sumala sa 1 Corinto 4.
Ulit ka nga. Ang sinasabi ko nga, yung dali lang, bro. Sandali lang, bro. Hindi pa ko natapos sa aking katanungan, bro. Sa Acts 7:38, andyan na si Kristo sumala sa mabasa ni mo sa Unang Korinto 10:4. Ang pangutana, kang kinsa man di itong iglesia dito sa Acts 7:38? Ang Kristo, dili ang Kristo. Oo nga, iglesia ngayon ng Diyos, at kung si Kristo ay Diyos, walang problema kung yun ay pagpupulong ng sa Diyos. Ang ating kinaklasify doon, yun ba ay mga Kristiyano? Iglesia ang kakristanuhan ba yun? I don't think so kung aagree ka. Magkaiba ang Christian church sa gathering na church ng mga Hudyo. Sana naiintindihan mo yun, no? Magkaiba ang konteksto noon. Kasi sa mga Hudyo, wala pa si Kristo nagkatawang tao, nasa langit pa siya, pero hindi yun, hindi yung Christian church under the law. Yung doon naman sinasabi mong Acts, under the law kasi yun eh. Hindi pa namatay si Kristo doon, so under the law yun. Nag-aalay pa sila doon. O, yun pagkaibahan ng Christian church sa Old Testament na church. May COVID. Okay. Okay. Salamat sa imong tubag nga ang ukodumyo di ay gipalig-on sa ato pa bot pa sabot na ana ang iglesia daan gipalig-on. Unya kana nga iglesia sumala sa imong tubag nga kang Kristo yon kasi Dios si Kristo pero hindi pa nagkatawang tao. Sa ato pag gipalig-on di ay ang iglesia ni Kristo, gipalig-on ni Kristo ang iyang iglesia nga natukod ng daan sa una. Di ba? Mamay mo ang bot pasabot. Nga gilig-on ba? Ang saman? Ang gipalig-on niya yung Christian church. Asa, hindi yung Jewish church. Asa po na umasa ng Christian church ang iyang gipalig-on? Asa po na umasa ng Christian ano ba naman? Christian church ang iyang gipalig-on? Halata ignorant itong kausap ko. Ito, Israel, nahalata ko yung ignorance mo, kapatid. Huwag ka magalit sa akin, ha? Basahin mo ang Greek word ng iglesia. Pag sinabing iglesia, maraming meaning. Christian, merong Jewish synagogue. Oh. Kapag binasa mo ang iglesia sa New Testament, lalo na doon sa Matthew 16:18, pag pinignan mo ang definition noon, Christian yun, nakalagay doon. It's a Christian. Bro James, pero naniniwala ka po, Bro James, na ang gipalig-on ni Kristo nga iglesia katong iglesia nga mga Sabbath keeper dili Domingista. Maniniwala ka kana. Dili Domingista ang iyang gipalig-on kun dili ang iyang gipalig-on nga iglesia mao ang iglesia nga Sabbath keeper. Dili Sunday keeper. Mali ka. Ang gipalig-on niya ang mga Kristiyano, ang gipalig-on niya, yung mga Kristiyano na hindi under the law of Moses. Na kung saan sinasabi ni Pablo sa Colossians 2 na huwag din yung hatulan ng mga tao sa mga Sabat. Basahin mo dun sa Baton. So, ang gipalig-on niya na iglesia, yung mga hindi under the law ng Sabat. Sabi mo sa akin, bakit sila Pablo pumunta sa Sabat? Hindi para mag-Sabat, kundi magmangaral. Hindi para wala kang mababasa, nag-worship sila doon, nag-rest sila, walang ganon. Oo. Salamat. Oo, sige. Napas, bro. Jojo, Tigilo. Okay, go. Okay na, bro. Go ahead, bro. Jojo, Tigilo. May gabi eh. Si bro. Jojo, Tigilo lagi. Hindi ko marinig yung boses niya, Brad. May nga, kahit tingnan ko. Oo, para matapos na to kasi marami pa tayong gagawin. Kasi kung ano lang, pwede naman tayo magharap niyan. Pwede natin pag-usapan yung Sabat. Kung ang Sabat ba, isa sa mga Kristiyano pa rin. Ah, ito, bro. Bro, pamatunan ako, bro. Kita na po yung mag-debate, bro. Kaya kamahora man po muna yung makasabot na mag-agbisaya. Pamatunan ako, ang adlong sa bando. Tagalog ako kasi ang concern ko mga audience na Tagalog, hindi lang kung Bisaya. Sige lang, bro, walang problema, bro. Patutunayan ko, bro, na ang Sabat, ang Sabado ay ginawa para sa tao. Ay, makano naman yan, yun ang pubira mo ganun. Kaya mo, hindi. Doktrina namin yun eh. Doktrina namin yun, bro.
Sabagan mo bro, sabagan mo sa araw na linggo ay doktrina ng... ...ay ginawa sa tao, ay ginawa sa manok. Hindi yan ang ano, hindi yan ang dapat mong banggain sa akin. Kasi kung ikaw may ipagdebate sa akin, banggain mo yung paniwala ko. Naniwala ako ng tao, binigay sa tao, hindi sa manok. So bakit ka may ipagdebate sa akin sa isang bagay na agya ko? Hindi bro! Ang dapat mong tutulan, yung kung magdebate tayo, bro. Ang hindi ko paniwala, makinig ka muna, ang hindi ko paniwala, ang sabat na nasa Ten Commandments ay hindi na obligado sa mga Kristiyano. Bro. Hindi yung binigil sa tao. Ito, bro. Binigil naman talaga sa tao. Bro James, ito, pakinig ka, bro James. Ang doktrina namin, James, kapag ako ang affirmative, yun ang ipatindig ko, ang doktrina namin. Wala. Kapag ikaw ang... Pag-inig ka muna, bro, James. Huwag kang magtapaw. Huwag kang bagay na ganun din yung ipag ko. James, huwag kang punang magtapaw. Parang mo sinabi yung bang gamot na... James, kasi nagsalita pa ako eh. Huwag kang munang magsapaw. Makinig ka muna. Bro, James, makinig ka muna. Ay, ano ka naman. Makinig ka muna. Kapag ako ang affirmative, ang doktrina namin ang itindig ko. Kapag ikaw ang... Alam mo bro, na itindig ko doktrina mo. Pero, yung sa side namin ang iyong babanggain. Hindi yung... O ano ba? Sige. Magagawa ka na ng tema, bro. Magagawa ka na ng tema. Bro, ang kita mo yung pagdibati, bro. Tulungan kita, bro. Pag nakipagdibati ka, huwag lang yung stand mo. Kasi anong kinalaman ng stand mo kung ang stand ng kausap mo? Ganun din naman yung stand. Ano pagdidibatihan nyo? Ang pagdidibatihan nyo, yung stand niya, pareho ba kayo ng stand? Kasi kung itatanong mo sa akin, naniniwala ba ako, nakasabat, hindi sa tao, pareho ba tayo dyan? Pareho naman tayo dyan. So hindi tayo magdidibati dyan. Ang pagdidibatihan natin, kung ano ang stand ko na hindi mo stand. Kasi kung yung bagay na yung stand, ang doktrina bro. Ito yung stand mo. Okay, ano ba? Ngayon, ano ba gagawin mo? Ano ba tunayan mo? Na yung doktrina nyo? Oh, di ba nagdoktrina kayo na? Nagdoktrina kayo na ang mga marurumi ay makakain na? Sige, hindi ko. Bakuin. Doon sa Sabat para mo. Sabat. Oh, sige. Ang tunayan mo ang Linggo ay Sabat sa Kristiyano. Oh, ang stand namin para maging malinaw lang sa iyo, hindi mo ako ma-misinterpret kasi pag ako nakausap ko, hindi niyo magsalita eh. Medyo hindi nila inintindihan yung type ko eh. Mm. Ang patulang ang pagdibatihan natin ganito, para maging malinaw, ang stand namin, ang sabat na lang sa Ten Commandments, yun na sa Ten Commandments ha, hindi na siya obligado pa sa mga Kristiyano ngayon. So, doon tayo rules. Oh, itindig mo yun. Itindig mo yun. Gawaan mo na lang, Sima. Sige, may schedule tayo. Kay Leo Mar. It can be ko yung magpatunay na meron pa rin, it can be ako magpatunay na wala na. Patunayan ko, ang Ten Commandments. Magiging double affirmation yun. Sabihin, pag nandun na tayo sa debate, patutunayan ko na meron, patutunayan ko na wala na, tapos ako naman, magpapasimta ka, meron pa rin. Tapos ako naman, wala na. Tapos, yan yung magiging tema ng ating debate. Doon tayo tatakbo. Patutunayan ko bro, ang Ten Commandments bro. Ang Ten Commandments, kaya andyan ang sabat. Patutunayan ko na ang Ten Commandments para sa tanang tao. Parang ginagawa mo akong mangmang eh. Ang pag-uusapan natin, yung sabat. Kasi kung sabihin andyan sa ano, Ten Commandments. Ang sabat na andun sa Ten Commandments bro. Okay ka? Ano ba naman yan? Agree ako na ang sabat nandun sa Ten Commandments. Kung... Oh. Ang sabi ko, kung maintindihan ng kausap ko, huwag kang makipag-debate sa agree ako sa tema. Ang pag-uusapan natin yung sabat, kung sa Kristiyano pa ba siya ngayon, katulad din yung ginagawa po ninyo, or wala na po siya sa mga Kristiyano ngayon. Yun lang, kasi doon yung aking ano eh. Yun ang aking, yun ang issue na ating pag- sige, ikaw magawa ng tema bro. Kung magawa okay, ng tema, kasi ano na eh, pag gumawa ka natin, maparang kang silip kamacho eh. Matutunayan yung kamacho na ang sabat nasa Old Testament. Talaga naman siya sa Old Testament. Ano ba naman niya? Ito yung tema natin. Oo. Okay. Sige. Gawa ka ng tema. Patutunayan mo na ang sabat ay... Huwag mo akong gawa ng tema. Bro, huwag mo akong gawa ng tema. Kung ikaw ang magpapatunay,
gawa ka ng tema para sa iyo. Itindig mo yung tema mo. Huwag mo akong gawaan ng tema. Bakit? Gawaan mo ako ng tema. Kung ako ang magpatindig, ako ang gagawa ng tema. O para matapos sa yung usapan natin. Patutunayan ko. Okay, patutunayan ko na ang sabat ay hindi na siya obligado sa mga kumpirado. Oh, sige, kana. Okay, bro. Sige, bro. Kana, bro. Sige. Na, balino na para maging... Bro, Leomar. Kano saan eh, bro? Kano saan eh? Marte. O, di ba ako sure? Di ba? Sabado lang. Sabado, bro. Sunod sabado. Pagkita ka na kay Dugan. Kailan ako pwede kasi hindi ako pwede yung kumontra pa ng schedule kasi marami din akong ginagawa sa buhay. Magpipigyan na lang ako una yung authority ni magpapaalam ako kay Black Partner Leo Mark kasi kayong may authority dyan. So sa kanya na lang ako magpapaalam. Tapos pag nasabi ko na at nagpaalam ko na sa kanya, saan na bahala magsabi kayo. Kasi marami din akong ginagawa kasi yung puro debate lang na si kaso natin. Hindi marami din tingin natin. Hindi, ano na lang po. Ano na lang brother, no? Sipihan ko na lang si Bro Leomar para matuloy. Ah, sige bro, sige bro. Sige bro, salamat. Sige, maraming salamat. Salamat sa oras mo, bro. Para sa akin, bro. Salamat, bro. Bro. Kailangan ko na umalis, Bro Leomar. Salamat sa live. Salamat po sa moderate. Pag-iwi na. May magtatanong pa, bro. Bro. Ayun magtikaw, bro, Peter. May magtatanong pa, bro. Si, ano, si last na lang to, okay ba? RCC to. RCC. Last na lang, last. Okay. Bro, Jojo, tingilo, go ahead. Limang tanong lang. Sisay mo lang kasi may ano sa labas eh. May kailangan pumunta. Bro, bro, wala kay Tingog. If that's it. Hindi ko marinig, bro. Marinig ko. Tara na yung headset. Hinay kayo, hinay. Headset, headset. Oh, hindi ko marinig, bro. Hinay, hinay. Marinig. Hinay. Hinay ka na. Matungog na. Dali ang natin, bro. Kasi kailangan ko mag-out. Kailangan ko na mag-out. May gagawin pa ako. Dalawang tanong. Bisaya lang. Ah, may gagawin. Isa nang gawin. Inuhang bisita, bro. Sige, sige. Go ahead, bro. Okay, tatanong lang, bro, kasi may gagawin na ako. Hindi ako pwede magtagal. Baptist na eh, baptist. Oh, sige, sige. Opo. Sige, baptist. Opo. Sige, sige. Bro, mo to baka nga ang sumala sa atong mabasa, adunay usa lamang ka Diyos o usa ka pagtuo o usa ka bautismo? Uyunan ba ni Mone? O naman, siyempre. Siyempre. Hmm, kini sa kuan bro, ikaduhan ako pangutana bro. Kinsa may atong tuhoan sa Ginoong si Kristo o si Juan? Ah, both. Siyempre, both. Kasi sinabi ni Juan, si Kristo anak ng Diyos, di ka maniniwala sa peruan. Both po paniwalaan yun, nasa Biblia yun eh. Dali. Paniwalaan mo yun both. Sa kuan ba, o gato, kung kita'y papiliyon, kung ikaw papiliyon, ahamay tuhoan ni mo, si Juan o si Ginoong Kristo? Both nga. Okay na. Both nga kasi pareho sila nagsasabi ng tama, pareho sila nagsasabi ng totoo, pareho sila nagsasabi ng galing sa Diyos. Katulo bro. Katulo. Kinsa may tinuod ini, kaya namautismo man si Juan, namautismo po si Kristo. Anong, bago po naman ang tanong ng mga Bisaya. Ito yung sagot ko. Tuuhan natin si John the Baptist kasi nag-prophesy siya kay Kristo. Tuuhan din natin si Kristo kasi meron siya ang leader ng mga Kristiyano. Bilang leader ng mga Kristiyano, si Kristo yung ating susundin. Yung kay Juan naman, huwag mong i-disregard si Juan kasi si Juan naman, nagtuturo din naman siya na patungkol kay Christ, nag-prophesy siya. Malamang paniniwalaan mo yun. Lang nga naman sabihin mong mali yun. Ikaw naman, no? Kining itawag na ito, re-baptize kay Maomone Doctrina sa baptist, bro. Kapilam na ibunyagan ang tao. Hindi bunyagan, bautismuhan ang bunyag. Kapila mo bautismuhan ang tao? Kapila, isa lang. Pagka naluwas na siya, bautismuhan mo na siya. Oh. Sa ato pa ay, kining kauban ni mo nga akong silingan na ako ang kanunay ng ayuhan ang ilahang mga gadget dere. Baptisman oh. Ang ilang doktrina bro? Sige man o bunya kay rebaptize ko no sayo pa ni sa imuha o gusto sila tama yan kasi nga yung binautismuhan ulit hindi kasi saved kaya nila binautismuhan ulit kasi hindi ligtas eh tulad ng ginawa ni Pablo po k-
kisa may nakalapas ining giingon nga usa lamang ka Dios o usa ka bautismo o usa ka pagto. O ikaw ang mali, di ka nakikinig sa akin eh. Kaya nila nire-rebaptize yun. Kasi nga hindi save yung tao, katulad ng sa Acts chapter 19 kung naiintindihan mo ako. Meron silang kinausap doon si Pablo, may Holy Spirit na ba kayo? Sabi nila, wala pa kaming Holy Spirit. O sige, bautismuhan sila ulit. At sila binautismuhan, nabautismuhan na sila kay Juan, pero binautismuhan sila ulit kasi hindi nga sila saved. Binautismuhan sila sa tubig ni Juan, pero hindi pa rin sila nagkaroon ng Holy Spirit. O so binautismuhan sila ulit ni Pablo. Kasi nga, yung isang ligtas, isang bisipan siya bautismuhan. Ngayon, kung hindi siya ligtas sa unang bautismo, hindi siya ligtas doon, tapos binautismuhan siya, pwede siyang i-baptize. Pagka naligtas na siya ng totoo. Saka siya i-baptize na isang beses lang. Alam mo, kaya sila nagre-rebaptize, kapatid. The reason na nagre-rebaptize yung mga baptist, kasi nga, yung kinakausap nilang tao, hindi kasi ligtas eh. Diba, sinabi nila, ligtas ka na ba? Tiyak mo na ba ang salvation mo? Hindi pa. Nabautismuhan ka na ba? Nabautismuhan na. Pero hindi ka tiyak ligtas, hindi pa. Hindi re-rebaptize talaga nila yun. Kasi hindi saved. Binautismuhan yung hindi saved. Yun yung nangyari noon. Sana. Oo. Nasayop ba ning kulong nga giingon nga usa ka pagto o usa ka bautismo? Yung hindi na sayop diyan. Pag sinabing isang bautismo, hindi yan quality, hindi yan quantity. Pag sinabing quantity, yung tagadalawa ba, tagtatatlo, hindi yan pag sinabing one baptism, one authority, which is in the name of Christ. Yun yung sinasabing one baptism. Kasi binanggit dyan ang pangalan ni Kristo eh. So yung sinasabing one baptism, hindi yan quantity na tag-ilang beses ba, tagdadalawa, tagtatatlo ba yung one dyan. Pag sinabing one dyan, one authority of Christ. Yun yung sinasabing one baptism. Okay na. Pwede ka na mag-out, bro. Okay na. Kami na naman. Salamat, bro, sa tanong ha. At mayroon tayong natutunan sa inyo. Salamat, bro. Bro Leomar, alam ko na sobrang tagal na ng live natin. Okay lang. Bro, salamat, bro, ha. Salamat sa pag-cater, bro. Sige, bro. Ayaw, bro. Salamat kayo, bro. Ayaw na ako, bro. Okay. Bye, bro. Oh, salamat, bro. Kami po dia. So final na to yung sabot ni okay na mangkuno ka. Oh, pero unta maayo nga tema di imugod to kita bol tong iahagod kay ang insakto jud nga di ba kwan pamatud-an ko ang adlaw ipapahulay alang sa Kristiyano. Magsipit Kristiyano. Katawhan man tanan. Ya. Tayo ato tugutan na to sa way pagtugot. Balista mandaan, kaya ganaman. Tibuo katawahan man, ang insect o kining hapong, dili dahil na tao. Balista na daan. Ang sakto dyan, unta, na iyang pamatudan nga alang sa Kristiyano, kay Kristiyano man niya ang pagtulunan ni Ginoong Kristo. Wala ta kabalunuan sa China, huwag na yung mga Kristohanon dito, bro, kay na may uban nga nayuban nga nanarbaho dito, mga ingunan ng mga kuhan, kay nagka-salaag-salaag mga rong panahon na. Pero laban dito, dili yung Kristiyano. Laban dili Kristiyano. Pagtulunan lang, bro. Ang pagtulunan sa mga Hapon o sa China, dili man yung Kristiyano. Dili Kristiyano. Bisan isang taon, balista na, bro. Mana nga, kuhan at tigok na daan ang iyong tima. Kay tibuok katawhan man niya, tibuok katawhan sa ato pa ang insect og hapon dili na tao. Unsa may pagtan-aw niya sa hapon og insect unggoy? Sabot-sabot rin mong duha, sabot-sabot rin mo. Mao gani nga ako siyang gikuhan ko ana na lang, bro, para nga kuhan effects na to nga pamatud-an ko. Tihang ko anda istan, pamatud-an ko ang adlawng ipapahulay alang sa Kristiyano. Okay? Kristiyanismo mungod ba? Siguro, wala sa mabasa na ang adlawng ipapahulay na gibuhat sa diha sa Kristiyanismo basa gikan sa buhat, sa bagong tugon, wala sa mabasa, God. Manang iningon na lang siya tanang tao kaya makalusot-lusot siya
matigok ng siya sa tibuok katawhan. Kaya ang insect o kining hapon, Mongolia o kining kuan, laing nasod, tao mangyapon na sila, tigok ang iyan tima, daan. Sige bro, marat, marat bro. Wala problema, wala problema. Hindi, gang salamat. Sige. Salamat bro ah. Wala naman nasalod. Espirito. Ah, wala na. Basig nag-live-live minang rugiya ha dito. Gimingaw, dahil kanya, gimingaw. Ah, suko siya, maes ko ha, kay ako manggun siyang gikuan niya. Naamang ko kayo nakuha nga. Picture? Profile niya dito. Suko ha, nga. Iya ha dito, dili dito siyang mga kauban dahi. Ila ha dito. Ila to, ay, maas profile niya. Kanawas profile niya, naadid to. Ah. Oh, di ay. Mo din palag kay sa nimo, mo din tukok sa nimo. Yan din na. Nas profile niya ako nakuha, hindi na man niya. Sige lang kay ba, at least nga nakuha na ko yung profile. Sige, may gabi din mo da. Sige. Sige, daghang salamat. Daghang salamat sa naglantaw sa atoang live ron sa debate. Bro, Asi, Sis Lisbita, Is Unyati, walang marinig, brother. Shout out kay bro, ay kay Sis Lisbita Unyati. Dito muna ako manood sa mga protestante para magkaroon din ako ng idea kung ano ang mga ipinaglalaban ng bawat isa. Ay, naasi bro, Spiritus Kamatuoran. Ka-comment-comment pa lang. Wala, wala, gina-up si bro, Spiritus Kamatuoran. Naka-out ng news bro, Jojo Tigilo. Amayo pa og matulog ka bro Jojo, ginansya pa ka og muta. Gimingaw siya ni mo bro, Spiritus Kamatuoran nga gipangita ka niya. Sige mo ambot ano sa among mag-usob na bug debate. Awra gwa mo ka debate mong duha dagway. Kalingaw mong duha. Baptist Dini Saladja. Shout out bro. Okay, wala tayo igong oras. I-end na ito itong live. Daghang salamat sa naglantaw karon sa itong live kay gabi ina. Daghan ang nangatulog diri. Ako po salamatan ang buhay na itong mga gahom na buhat ng langit ug yuta. Ang tanan kanayan lang dungog. Himaya. Hallelujah. Amen. Okay, may gabi na itong tanan. Bye-bye na. Ako na i-end ang live.